Pilipinas, magandang umaga po sa inyo lahat. Edisyon 9 ho ng Marso. Bago tayo mag-umpisa ng ating investigahan. Hindi lang po kami sumbungan, ano? Ina-investigahan po natin lahat yung mga sumbong na to. At nangyayari po to na kung minsan na hindi nalalaman ng mga biktima. Pero bago ang lahat, bago tayo mag-umpisa, iba po ang atake ng nag-iisang pambansang sumbungan. At hindi po namin maisakotoparan yung aming mga advokasya na ginagawa po namin kung hindi po sa tulong ng mga community partners po namin. Maganda po sigurong kilalanin po kung sino mga ito. Katuwang ang Hotel Sogo sa serbisyong publiko, hatid ng hashtag ibabitag mo para sa ating mga kababayan. Libre, malinis at ligtas na accommodation ang hatid ng Hotel Sogo para sa mga nagre-reklamo sa Bitag Action Center na hindi agara makauwi sa kanilang mga probinsya. Maraming salamat, Hotel Sogo. So clean, so good. Ngayong 2024, inihahatid ng Max Mango Food and Refreshment Corporation ang Max Cafe. Libre mga iced coffee at iced choco para sa mga nagre-reklamo sa Bitag Action Center. Salamat kay Ms. Giselle Quiñones sa tiwala at pagsuporta sa advokasya ng hashtag ipapitag mo. Max Cafe. Taste the maximum amount of caffeine. Mula noon hanggang ngayon, nananatiling katuwang ng bitag sa Mr. Chito Chavez ng Tinapayan Festival. Sa pagtulong sa ating mga kababayan, nagpapasalamat ang hashtag ibabitag mo sa kanilang mga libreng special breads na ipinamahagi sa mga nagre-reklamo sa Bitag Action Center. Tinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. Pingping's Lechon, freshly roasted native lechon every day. Handang pingping yan. For orders, visit Pingping's Lechon Facebook page or call 0915-532-4382. Pingping's Lechon. May mga community service partners po kami na ayaw po nila magbabanggit ng kalamang pangalan. Alam mo ho, sila they want to remain anonymous. So, nirerespeto po natin yung mga kumpanyang yan. Tumutulong po sila sa ginagawa po natin. Kasi, una sa lahat, hindi po kami public office. Sa loob ng sinasabing tanggapan po ng pampubliko, nandoon po yung sinasabing public servant. At dahil mga public servant sila, nanarapat lang gawin po nila mga serbisyo publiko. Kami po, hindi po kami pampubliko. A NGO po kami, non-government organization, hindi po kami gumagamit ng anumang salapi o pondo ng gobyerno. So, sa amin po, iba. Kaya, iba po talaga nag-iisang pambansang sumbungan. Ngayon, lahat po ng mga reklamo at sumbong, masusi naming ine-investigan, pinag-aaralan. Ine-interpreta, sinasalin para maintindihan po ng mga nanunood po sa atin. Matututo po kayo at makaiwas po sa mga itong klaseng mga panloloko, mga abuso, di naman kaya panlilin lang or pagpapabaya ng mga may tungkulin sa atin na kaya nga sila public servant kung tawagin eh. Ngayon, kami po'y matatagpuan sa 102 Timog Avenue, sa Ritual Center po. Ito po yung aming tanggapan, Ritual Center, 102 Timog Avenue. Umaga pa lang po, bukas na po kami. Alas 8 ng umaga hanggang alas 10 po ng hapon, ang bitag ay matatagpuan. Sinasabi, madali po, ano? Makikita niyo po agad kami. So, anumang reklamo, sinasala po namin ng husto. Hindi po kami namimili, lahat po yan, pinagsiservihan po namin, pinag-aaralan. At iniimbestigahan, binibigyan ng agarang aksyon at solusyon. Dahil ang isang pambansang sumbungan, yung tulong at tatak, kakaiba, tatak bitag. Ako po si Ben, yung nakasalamin. Ito po yung hashtag, ibabitag mo. Ngayon sa pambansang sumbungan ni Ben Tulfo, hashtag, ibabitag mo. Modus, ako na namuhunan, ako pa ang pinagtrabaho. Barangay kapitan na, toda president pa, conflict of interest yan. 35,000 na ipon ng ginang, ninakaw ang suspect, mga anak ng kanyang 70 years old na textmate. Mga Pilipinong minero sa India, hindi makuha ang pondong benepisyo dahil nag-retire ng maaga. Pensyon, kalimutan na nga lang ba? Ang lahat ng yan, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitagbo. Kami po ay pinag-iingat po namin yung mga manunood po. Kung nanunood po kayo, huwag po kayong malibang. Huwag pong parang ito'y libangan nyo, nanunood kayo, sinusubaybayan ninyo. Kung aling ginagawa namin, mas magandang sumubaybay po kayo. At yung mga bagay na nakikita nyo, mga totoong reklamo to, ha? Hindi namin pinaglalaroan, hindi namin tinitrending, hindi po kami mahilig kung magba-viral. Ang sa amin po rito ay nag-iimbestiga po kami ng iba't ibang uring pananamantala, pang-aabuso, panloloko, at pagpapabaya may mga tungkulin na talagang nilagay ng gobyerno natin dyan. Ngayon,
Sa mga bagay na kapareho nito, kapag hindi pa po talagang kilala or mga hindi pa masyadong lutang at hindi pa bistado yung modus, ilalagay po namin sa alert status. Ibig sabihin, all points bulletin. Ito pong unang sumbong, hinikayat po sila. Nainganyo po sila. Gawa nga ng nakita po nila yung tindahan ng mga sapatos ay ano nakita nila rito? Nahikayat po sila. Ang daming tao. Sino ba naman hindi? Natural, wala naman po sigurong masama kung magtatanong ka at na makibakas. Ayun po. Ay, napakaganda raw ng negosyong ito. Katunayan, nagkalat ng mga branches ng mga sapatos na to. Shoe store sa siyudad ng Quezon, Quezon City, Marikina at Rizal. Kaya naman, ay yung mga kaanak, kaibigan, hinikayat po nila. Una, ibinentahan po, pinangregalo yung mga sapatos at bandang huli, nahikayat na po silang makisosyo ay ang ibig sabihin ay naglagay po sila ng kanilang o pautang man ang sasabihin mo dahil may balik yan. Dahil sa kagustuhan nilang kumita, abay, nadali po sila gawa nga ng sinasabing patibong o silo o lambat yung mga tindahan na naman totoo. Ang problema, hindi po nila alam sa likod ng sinasabing tindahan na yan, ang pamamaraan ay networking na patago. Ngayon, ayun nangyaring grasya, sana, disgrasya. Saka ba naman makikita ng negosyo? Ikaw nang namumuhunan, nainganyo ka, ikaw na rin bibili, pangre-regalo mo, at at the same time, para tulong na rin lumakas yung negosyo, nanghikayat ka na rin ng kapareho mo para lumakas lalo. Tawag dito, panggigisa sa sariling mantika na hindi nalalaman ng mga biktima ang gusto lamang nila malinis na negosyo. Kaya lang may konting problema rito. Kaya sa bandang huli, saan po sila pumunta? Nagpabitag na po sila. Maganda po siguro ang buong detalye. Eto, panoorin. Kasama ko po yung mga kapwa ko nagre-reklamo sa isang tao na nakilala ko sa social media. Ako po ay hinikayat niya na maglagay ng puhunan sa isang negosyo, na negosyo ng mga sapatos. Bukod sa social media, talagang pinapupunta ka, na ini-invite ka doon sa store na meron siya. Which is ito po ay apat na branches naman bukod pa po doon sa aunt's closet niya. So lima po yon. Na physical naman po talaga na meron. Nung pinuntahan po namin siya, okay naman po sa mga unang panahon. Maayos naman po ang mga bentahan, maayos po ang bilihan, maayos ang kita, maayos ang pag-ikot ng business niya. Bali, dumating din po kami sa point, parang kami na inamunan, kami pa yung nagtatrabaho doon. Kami nagsishare sa social media para lumawak po yung kanyang business at kumita. Dahil isa kami sa namuhunan sa kanya, ang gusto po namin ay maibalik din naman yung aming ipinuhunan ng may interest po. Sa una pong mga panahon, naibabalik naman po ng maayos ang aming pinag-usapan. Ngunit itong mga lumaon ay hindi niya na natutupad yung kanyang pangako. Nadidelay na ang kanyang pagbibigay ng mga payout na tinatawag po. At hanggang ay wala na siya talagang payout, na wala na siyang ibinabalik. Ano yung estilo ng panloloko o sistema ng inyong kinabibilangang negosyo, produktong, servisyong nilalako ninyo? Sapatos. Ano? Sapatos. Mm-hmm. Kayo ba'y mga gumagawa ng sapatos o nagbebenta ng sapatos? Ka-partner po kami sa kanyang puhunan sa sapatos na binibenta po. So nakiride on ka, naghanap ka ng ibang kapareho mo na makikiride on? Opo. So, recruitment yun. Ilang nang hikayat mo? Ang pamilya ko po, anak ko at saka asawa ko at nanay ko. Alright. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Well, eto ho yung sinasabi natin, ano? Mawalang galang lang. Manood lang po kayo, mga totoong tao, totoong mga ginagalawang mundo nila, ang gusto lamang nila ay kumita ng malinis. Subalit, hindi mo malalaman kung sino bang lihiti mo. How do you identify the legit from the counterfeit, the fake from the real? Yun pong importante. Hindi mo naman agad siguro malalaman yan. Kung minsan ikay maaakit, kami po ay magsasabi sa inyo, anumang negosyo o anumang nakikita ninyo produkto o serbisyo na gusto ninyong
makasama or di kaya mga pital o mamuhunan, wala namang masama roon, ay mag-ingat po kayo. Maging paladura sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Trabaho, serbisyo, negosyo, huwag agad papatulan. Ang mahalaga dyan, kumukonsulta po kayo sa mga dalubhasa. Isa po ang tanggapan po ng ipabitag mo, libre pong konsultasyon para iiwas po kayo sa mga patibong, lambat, silo, at bitag po ng mga taong. Maaaring hindi po sila nanluloko, pero meron sa likod nila na sila'y naloko, ipapasin nila yung kanilang sistema, utak ng mga dorobo sa itaas na ayaw nang makialam, kaya nung nasa ibaba, unti-unti nagigiba. Now, ngayon, nakakasama po natin, nagreklamo sila, Marilyn, Malu, Pamela, si Belle, at si G. Yes, okay, magandang sige. Umaga. Okay, sige. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga po, sir. Kumusta naman kayo? Lugi pa rin po. Okay. Lugi pa rin po. Well, ganun talaga. Kahit na anong bagay, hindi pa naman katapusan. Yes, okay, po. Sige. Well, maganda yung sinabi niyo kanina. Habang pinakikinggan ko, habang pinanunood ko yung mga salaysay ninyo kanina nung iniimbestigahan kayo at na-produce na natin, hindi na bago to at nakita ko na to ng mga panahong 2003, 2004, kasagsagan ng mga networking. Dito sa inyo, hindi pinapalabas na networking. Yes. Pero kung tutuusin, networking, medyo padami kayo ng mga kasama. So, nakita na namin to ng 2003, kaya lang parang binalik ngayon. Kaya dito mas swabe ngayon to. Nung araw talagang pupunta ka ng Ortigas, magaganda yung shoerack nila, pupunta ka, ang dami, excited yung mga tao, talagang medyo dami-dami mga nakaparadang sasakyan. So maingganyo ka, ano kaya meron? Eh networking yun, network marketing. So dito sa inyo, ganun din ang sistema. Kaya lang gumagamit na tayo ng sinasabi natin, digital, social media. Yes po. Nung araw wala pa. So, ngayon, gusto kong sabihin, nagsimula kayong sumali, naingganyo, or merong nag-imbita sa inyo, kaibigan, paano ba? May nag-imbita sa inyo? Opo, yung way back 2018 po, nagsimula po siyang mag-business. So, yun po, inalok niya po kami. Alright. Kami po ay nagbebenta rin ng sapatos. Tinutulungan po namin siya para po lumakas okay. po yung kanyang business. Alright, so... Si Ruel, ito'y parang dito sa parting to. Sige, nag-umpisa. So, nainganyo kayo, medyo ginanahan kayo na makita ninyong outlet ng sapatos, physical store, na talagang malakas. Opo. Maraming tao. Opo. O, yun ang sinasabi ko nung araw. Makikita mo, gabi, pagka alas 6, nagsisiksika ng mga tao, dinaig pa yung mga department store. Nagta-traffic pa sa lugar kasi ang daming mga sasakyan. Pero lahat ka, mga members yun. Namimili sila para, naniniwala sila para ibenta nila. Hindi naman kaya ganun ang nangyari sa inyo. Nang pumunta kayo sa tindahan, maraming mga tao doon. Nakikita niya, namimili. Yes. So, nainganyo kayo. Opo. Kwento niyo sa akin. Yun po, nung 2019 po, nagsimula na po siyang mag-business ng ganyan. Ang nangyayari po ay, kami po mismo, kukuha kami ng sapatos, kukuha kami ng mga order sa iba or sa mga kamag-anak namin. Yung iba, pinariregalo namin, tapos yung iba, pinibenta namin. Pag may mga order na sizes, order namin sa kalye, papadala na sa bahay. At na kami ay pumipesto rin sa mga tiyangge. Inaalok po namin sila na pumesto sa mga tiyangge kung saan po sa aming trabaho ay nag-o-open ng tiyangge. Tapos 2019 po, nag-start na rin po siyang mag-alok ng paluwagan. Mm-hmm. Opo, nagsimula sa mababang halaga, 500, 1,000, hanggang sa lumaki na, nag-wait and earn na po siya na maglalaga kami ng pera sa kanya. Yun po yung pang-inganyo. Maglalagay ka ng pera sa akin tapos kikita yung pera mo ng ganito. Oh, nagpaluwagan siya. Yes, opo. Okay, magaling, marunong. Kasi hindi ito yung parang namumuhunan kayo na talagang ang investment. Kasi pag sinasabi investment, kinakailangan mo talaga ng lisensya sa Securities and Exchange Commission. So, nalagpasan na yun sa pamamagitan lamang ng paluwagan. Yung paluwagan ay parang usap-usapan lang yan. Matutubo ka, maglalagay ka. Pero dito sa parting to, nainganyo kayo dahil may tindahan, lumalakas. Mantakin nyo, kumukuha pa ka ng pwesto sa palengke para magbenta. Tiyangge po. Tiyangge, para magbenta. Apo. Sino ba naman ang bay? Lalakas yan. Ang problema, nasaan? Sa itaas ninyo? Yung mga senior ninyo or upline ninyo or sa ibaba, bakit humina? Ano ang dahilan na sinasabi na hindi maibigay sa inyo yung naipangakong
Babalik na pera. Saan daw nagka-problema? Sa itaas, sa baba? O sa gitna? Kasi parang ganyan yan yun. Pirami. May sa itaas, sa baba. Hindi pa rin yun. Kasi networking yun eh. Gusto ko pakita sa inyo, no? Okay. Follow me here. Gaganyan kunyari yan. Gaganyan. Idodrawing ko tapos gaganyan. Example lang to. Gaganyan, gaganyan. So, sige, pakita mo to, James, ha? Ayusin mo. Tapos dadami ng husto. Tama, paganyan. So, kakalat. Level-level to. Mm-hmm. So, padami ng padami. Okay. Pyramid po. Okay. Ganito. So, ayan. Sa itaas, tapos may tatlo. Sa ibaba, may lima. Tapos dadami na yun hanggang patas. So, ang tawag niyan, pyramiding. Pero networking ang gamit. Yes. So, sinong nasa itaas niyo? Si Rachel Ann Torres po. Si, kay, ilang kayo sa ibaba niya? Hindi na po namin sigurado. Hindi na po kami. Naturalmente, at sa meron din kayong, kayo talaga nagbebenta. I mean, nakin nyo sa mga tiyangge. Tama, okay? Talagang masipag. Nagbubuhos kayo ng pawis ninyo. True na gusto nyong kumita, palakasin ang negosyo. Ang naging problema, kanino, sino ang babalik ng sinasabing tubo na ipinangako sa inyo doon sa pinaghihirapan ninyo? Kanino manggagaling? Sa itaas nyo? Sa ibaba nyo? Kay Rachel Ann po, sa itaas. Sa kanya, okay. Okay, siya magbibigay sa inyo. Apo. Kayo naman, gagawin nyo sa kayo, meron din kayo sa ibaba, nakukunin nyo kaibigan, mamumuhunan. Tama? Okay. So sa inyo rin ibibigay ang pera, tapos parang ganyan, di ba? Diretso po sa kanya. Diretso sa kanya. Apo. So, saan humina? Second level, third level, fourth level? Kasi parang, again, inuulit po natin. Parang ganito itong mga boss, inuulit natin. Saan? Sige, gagawin natin level-level, okay? Level 1, level 2, level 3, level 4, and ending. Pakita natin. Okay. So, okay, James, gandahan mo ha. Ayan. Sa bawat bilog na yan, 1, 2, 3, pakalat ng pakalat na yan. Dadami ng padami ng padami na yan. So, kaya level 1, 2, 3, 4. Saan dito? Okay, James. Okay, may number tayo. Okay, sige. Yan. 1, 2, 3, 4. Pangatlong taon po, humina na po yung kami. Okay. Bakit humina? Hindi na makapag-remit. Hindi na po. Hindi na makapag-remit yung nasa senior ninyo sa ibaba. Affectado na kayo yung pinangako ninyo sa ibaba nyo. Yan ang istorya. So, malinaw? Yes, po. Networking to, na medyo nakatago, mas maganda. Okay, 2020, sabi nyo, hanggang 2022, naging magandang transaksyon ng lahat at payout. Okay, bumukas ang shoe store business. Para ito. Doon sa mga nakipagbakas kayo. 2023, nang nagsimula ng nagka-problema yung payout o bayaran dahil humina na raw ang kita ng kanilang tindahan. Yes, doon manggagaling yung pera ninyo. Yes, tapos na tapos meron kayong paluwagan. Bali, yung paluwagan po, nawala na po yun. Dito na po kami na. Diyan na. Mm-hmm. So, yung kita sa paluwagan, binigay din kayo. Binigyan din kayo. Opo. Okay. Ngayon, ang magiging yung sa paluwagan, okay na. So, parang pampuhunan yun. Pero dito, parang you're working doon sa mga tindahan na yun kasi nandoon yung kita. Opo. Tapos ibibigay sa inyo. Tama okay? Po. Sino doon sa mga kapareho ninyo na hindi na nagdadala ng mga customer sa tindahan? Kasi pag hindi ka na nagdala sa customer sa tindahan, hindi ka na bumibili sa tindahan na yan, hihina. Tama? Yes po. Eh ganun ang istorya. Humina, kasi ikaw, gaano ka kadalas pumunta sa tindahan? Isa kayo. At sa isang buwan, sa isang linggo, ilang beses ka pumupunta at nag-o-order, tapos nilalabas mo, tapos binibenta mo, pinagre-regalo mo, o nagpapuesto ko sa tiyangge. Ilang beses, gaano ka kadalas sa isang linggo? Siguro po, lagi lang po kami nagsishare ng kanyang business. Mm-hmm. Pagkatapos, may mga kinukuha po kami isang beses sa isang buwan. Mm-hmm. Gaano kalaki ilang volume na yan? Mga 2,000, mga ganun. Okay. Ikaw naman, paano po yan? Ano po, pagka December. Okay. Pag December po, gaano doon po kumukuha sa kanya ng pang regalo sa mga naanak. So, magkano lahat yung mga yung nagastos? Ganun din po, 2,000 plus. Kayo po. Sige. Sa akin, sir, hindi po ako umabot sa nagbebenta ng mga sapatos. Mm-hmm. Pero nakapanghimok po ako ng mga kamag-anak, kaibigan. Gaano? So, yung mga nahimok mo sa palagay mo, magkano ka lang na puhunan? Ito pong lately, meron po siyang
may kaibigan po ako na nagbigay ng 300,000 October na wala pong kinita kahit piso. Dahil nakita yung sinasabing physical store or outlet. Yes, nakita naman maganda ang ano, maganda yung pagpapakita nga uli natin yung physical store na nakita natin para makita niyo yung boss ano. Again, yan yung mga physical store na yan. So, yan po ay talagang kinuhanan po ng mga staff po namin. Ganyan po. So, makikita nyo, mayroon sinasabing touch of management and organization. Talagang maganda naman ang kanilang ginawa. I don't know kung pinang-akit lang yan para naman maakit kayo, para naman mainganyo kayo. Maganda, pati yung lighting, pati yung floor plan nila, tsaka yung mga sinasabing shelves nila na talagang sino ba naman hindi maingganyo? Ibig sabihin, marunong. Yes po. Which is marunong naman talaga. Kaya ako, hinahanap ko lang saan nagka-problema. Opo. Kayo na ba dahil sinisisi kayo? Dahil hindi na ka nagdadala ng mga kliyente? Bali po. Wala nang namumuhunan? Tatanungin ko muna, magkano na gastos mo? 590 po ang napo. Kayo po, magkano? 650,000. Kayo po. 1 million po. Kayo po. 510,000 po. Ako po 200. So ngayon, isipin mo, gaano kayo karami? Mga 200. Isipin mo sa 200 na yun, may 1,500,000. Abay, teka muna. Milyones yun ah. Yes, sa isang tao na pupunta. Ganyan yung sinasabing mga networking. Ang networking kasi, pag ganyan mga estilo naman. Kung kayo po'y nanonood, bato-bato sa langit, ang tatamaan po, huwag magagalit. Ano? Kung kayo mga networking, makinig kayo, ano? Hindi namin kayo binubuking. Well, sa bagay, binubuking namin yung sistema na para maintindihan nyo, para pagsikapin ninyo na huwag kayo masyado manloko. Kayo sa mga networking, makinig kayo. Kahit sino pa kayong talpulano, Estas, Judas, o Barabas, kasama si Satanas. Binubuking namin kayo, huwag na huwag lang may nagreklamo sa inyo rito. Kahit saan pa kayo, yung iba nga sa inyo, pumupunta pa ng Dubai, para doon, isagawa, maghasik ng lagim, lokohin yung mga Pilipino roon, kasi pagdating dito, mabubuking na kayo. Sana pag-uwi nyo rito, may warrant na kayo eh. So, naiintindihan nyo bang ibig sabihin? So, dito sa parting to, ang laki nang nawala sa inyo. Dahil lamang sa pang-akit at yung kanilang silo, patibong, lambat, sa mga tindahang, maayos naman kung titingnan natin. Sino ba naman hindi madadala niyan? Yes, tulad ng sinabi ko sa inyo, hindi na bago sa akin yan. Kasi noong 2003, 2004, nakita na namin yan eh. Ewan ko pa kung buhay pa yung first quadrant. Mga panahon pa yun, first quadrant, puro mga sapatos yan, ganyan na ganyan din. Sa Ortigas, ganyan na ganyan din. Wala namang masama dyan, basta't walang naloloko, walang nabubudol sa inyo mga pera na yan. So, paano kayo ngayon? Naiipit kayo sa mga taong hinikahit ninyo? Nagdala kayo roon, tapos sinisisi kayo ngayon? Opo. Okay. Ito pong ginagawa po natin, makikita niyo po, ang bitag po hindi nagbibiro. Hindi po kami basta sumbungan, investigahan po kami. At meron po kaming origin. At meron po kaming mga files, repository po kami ng mga sumbong. At hindi po ito basta't na lang nagprograma ka, lalabas mo na lahat, eh, call to action ka na hindi mo nakikita. Lahat ng bagay, history and the origin ng mga gumagawa ng kalokohan. Kaya namin nilabas ito. Ano? So, anong pinanghahawakan ninyo na makakaipit dito sa mga pinangakuan kayo? Magdigay ba sila ng cheque, ng talbugan? Yes po. Gaano? Ilang cheque ang nagtalbugan sa'yo? Sa akin po, meron po akong wait and earn na agreement. Wait and earn? Opo, na pirmado po. Explain to me, anong ibig sabihin ng wait and earn? Pag mag-antay ka, kikita ka. Yes po. Iyan ay sinasabing, ito ho, well, watch carefully, ang ginagamit po nila ngayon, inalalantad na po natin to, ano? So, expository na po ang ginagawa po natin. Hindi na po sumbungan to. Again, expository na po to. Hindi na po sumbungan ang pambansang sumbungan, hashtag ipabitag mo, investigahan, at nilalantad na po natin. Ito na po yung sinasabing expository type na program na ginagamit po natin. Live na live po tayo mga boss. Okay, sige, pakita po natin. Ito pong sandata nila. Ito po yung ginawa nila. Pinag-iisipan po to. Siyempre, may abogado to. Wait and earn agreement. Ibig sabihin, mag-antay ka. Para kumita ka, ito'y kasunduan. Yan ang pangalan dyan. Ayan, nakikita mo, contact na, yan kasama na, payout, nakikita po, 7,000 monthly. Lahat na yan. O sige, ganyan. Yes. Alam niyo pang ibig sabihin ng ganyan? Yan ba'y naka-notaryo publiko? Hindi po. So, wala. Ay. Yan, pumirma kayo sa likod niyan. Pumirma rin yung may-ari? Yung may-ari po, pumirma po. Okay. Naka-notarize ba yan? Hindi po. Well, po pwede na rin gamitin yan bilang isang sandata na na-deliver ba sa inyo pagbabayad? Online, ano po, online banking po. Online banking lang. So, pumapasok po yung pera sa online bank ninyo? Opo.
Alright, so bakit nandito na kayo sa akin ngayon? Hindi na nangyari yan? Hindi na po. So kailan pa natigil to at medyo na kumbaga hindi niya na mabayaran sa sobrang dami? Yes po. Ang dami mong hinikayat ng negosyo. Marami po masyadong nahikayat ng negosyo. Sa sobrang dami, hindi na malaman kung sino mga babayaran. Kumbaga, naging sakim. Parang ano eh, parang balon malalim eh. Parang taong matakaw. Sobrang kabusugan. Hindi mabusog-busog eh. Sa bandang huli, naimpatsyo. So naimpatsyo siya eh. Yes po. Hindi niya na mailabas. Gusto niyang mag-CR, pasensabi lang ano. Gusto niyang iluwal, eh nandun sa loob eh. So pag ginanong ganun munti yan, pagbugdog parang tambol. Ganong katakaw. Nakikita niyo, kung kayo po'y nakaka-relate, I'm trying to make this as simple as I am, as we can, ito po ang ginagawa po ng Bitag. Hindi po kami nagbibiro. So ngayon, well, magkano pong nawala sa inyo? 650,000. Lahat na yan. So marami kayo? Yes po. Okay. So itong ating gagawin, the last time na nag-uusap kayo, ano nangyari? Binlock na po kami, hindi na po kami kinakausap. Okay. Mag-due process daw po kami. Mag-due process? Opo. Can you believe this? Gagawa ka na ng kalokohan. Gagawa ka na ng kabalbalan. Gagawa ka ng bagay na illegal. And then hahamunin mo yung tao, ang mismong batas na po protekta laban doon sa mga ito'y kasabi, mismong batas na po protekta laban sa panggagancho nitong mga ay dorobo. Yun mismo ginagamit nila, hahamunin pa. Sus Mario Joseph naman to. Tawagan nga natin si Attorney Batas Mauricio rin dito para magkakaintindihan po tayo rito. Hindi po pwede. Ang batas, ginawa yan na para yung mga kayo, kung talagang may krimen, may panloloko, may panlilinlang, protektado kayo. Yes. Kaya meron tayong hukuman. Ngayon, meron din tayong tagapagpatupad ng batas kung merong gumawa ng kalokohan. Kaya itong parting to, ayaw na ayaw kong sabihin nila, eh bay, kung gusto nyo maghukuman na lang tayo para may due process tayo rito. Anong due process dito? Non-delivery, breach of contract yung nangyari. Breach of agreement. Ibig sabihin, hindi ibinigay sa inyo, nangako sa inyo. Ngayon, networking to, yes, na under the guise na merong mga sinasabing tindahan at ang tindahan yung ginawang pang-akit. At yung pang-akit na yung sinasabi natin dito ay patibong or ang tawag dyan, hindi lang patibong, bitag yan or lambat, sinisilo kayo eh. Yung tindahan na yan, mismong tindahan na pinakikita nila, yan ang panilo, pang-akit. Yan ay ginagawang silo rin. Ginawa nilang tindahan para kayo masilo, maakit. Kung hindi dyan sa tindahan na yan, hindi siguro kayo mamumuhunan. Ngayon, pagkatapos, meron ba kayong wait and earn agreement? Anong katarantaduhan yan? Ngayon lang ata ako, bago muna yan, si Attorney Batas Mauricio. Attorney Batas Mauricio, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po, Ginoong Bentulfo. Magandang umaga po sa sambayan ng Pilipinong naghahanap ng tunay na sapatos, Ginoong Bentulfo. Naku, yes, Mario Joseph. Naku po. Na, siguro, Attorney, nahahabol mo rito. Ano? Ay, lumapit na sa atin to kasi sila ay... itong pinasok nila, nahikayat po sila. Wala namang masama, na nakibakas. At dahil nakikita yung pang-akit, yung patibong o lambat o silo na yung mga tindahan ng physical store na talagang may touch of organized organization, floor plan, everything, makikita natin yung kanilang ginawa, lighting within the store. Sino ba naman hindi mahikayat niyan? So, maraming pumupunta, bumibili. So, yan. So, yun sila na hikayat. And then, because of the stores in some cities, Marikina, Quezon City, and Rizal, ang pinuntahan nila, nakibakas na sila. And the first thing that they have to do, ginisa sariling mantika sa pamamagitan ng kanilang pawis, ay sila mismo bumili ng mga produkto, pang regalo, pang bigay, at bandang huli, nagbebenta na sila para lumakas ang tindahan. Tapos, for whatever reasons, laging tindahan ang tinuturo, nang hikayat na rin sila para lumakas ang negosyo, and then yung mga promise ng mga nasa ibaba nila, sa itaas nila na networking pyramiding scam. Ito nang nangyari ngayon. Tapos meron akong nakita, Attorney. Papakita natin dito. Look at this kind of agreement nakalagay dito. Earn and wait and earn agreement. Okay, papakita natin. Can you believe this? Lakahin nga natin ng konti. So, ito po. Ito, wait and earn agreement muna. Sa itaas. Baba muna natin.
Yan. Wait and earn agreement. Mm-hmm. Is there such thing as a wait and earn agreement? Oo. Matindi po yung wait and earn agreement na yan. Tapos hindi naman nilang deliver. At sabi ng ganun, mag-due process na lang tayo. Which means, doon na tayo sa ano, the proper forum, the court. Can you imagine the audacity? Opo. Ang lakas ng loob. The spineless, I don't know, business people na pwede manloko pagkatapos gagamitin ng hukuman. Ang lakas ng batas, parang binaboy mo na rin. What do you think, attorney? Opo. Medyo matindi nga po yan. At yan po yung maliwanag, estafa. At hindi ordinaryong estafa o panluloko, pang-umit. At pagpapakinabang sa pera ng ibang tao, Ginoong Bentulfo. At sa mga kababayang nanonood sa ipabitag mo ni Bentulfo, yan po ay syndicated swindling. Naku. O syndicated estafa. Okay. Maliwanag po yan sa mga ilalim ng mga batas ng Uniral. Artikulo 3.15 Kodigo Penal ng Pilipinas, binabanggit po dyan ang kasong estafa. Nagpapanggap silang may kakayahan sila na bigyan ng malaking kita itong mga tao na naglagak ng puhunan. Gayong wala naman pala silang kakayahang gumawa nito. Mm-hmm. Pangalawa, dahil po ang mga taong ito ay humingi ng pondo hindi lamang dito sa mga nagpuntahan dito sa ipabitag mo ni Bentulfo, kundi humihingi ng pondo para mailagak bilang puhunan sa kanilang kumpanya sa publiko. Yan po ay pinarurusan ng Section 1, PDA 1689, Syndicated Estafa. Ang ibig sabihin po niyan, parusang pagkakabilanggo habang buhay at habang nililitis po, Ginoong Bentulfo, sila po ay papasok sa kulungan, walang piyansa. Naku. Dahil karumal-dumal na krimen po yung ginawa nila. Okay. At least, attorney, ang ginawa natin dito, inilantad po natin dahil nagpabitag sila. Pinakita na natin sa publiko na may mga taong ang lalakas, akala siguro maisahan nila sa pamamagitan ng gagawa sila ng kanilang mga agreement na di mo maintindihan kung pabor lagi sa kanila at parang panluloko. Tulad nito, pansilo, wait and earn agreement. Pag-antay ka, kikita ka. So, gaano ang tagal na pag-aantay ninyo? Depende po sa slot na makukuha nyo po. Okay, sir. Depende raw sa slot. Depende pa, may condition pa. Yan. Medyo doon-doon. Yan doon. Po ay maituturing na bahagi po ng panlilin lang upang ang mga tao ay maglagak ng pera, ibigay ang tiwala sa kanila, ibigay ang pera dahil sa tiwalang yan. Pero pagkatapos, wala talagang kakayahan dahil ito po yung patunay. Ito pong mismong mga naglagak ng puhunan ang ginagamit na bumili ng produkto para lumakas ang bentahan. Yung ginisa sa sariling mantika, attorney. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay, ngayon. Okay, ngayon. Attorney, ganito na lang. Ano, tal, nasabi mo na ang batas, nasabi mo na walang piyansa, talagang large-scale syndicated staffa ang dating dito. So, tingnan natin dito ang sa law enforcers, nandiyan ba sa gilid, sa linya ng telepono natin, kung pwede matawagin natin. So, ito, andiyan ba si Police Lieutenant Colonel, Police Colonel Bernard Lau, ay Chief Anti-Fraud Commercial Crimes Unit ng CIDG. Colonel Lau, Bernard Lau, good morning. Colonel. Yes, sir. Sir Ben, good morning po. Good morning po sa inyo at sa inyong programa at mga taga-subaybay, sir. Okay, salamat po, Colonel. Ano, na kasama natin si Attorney Batas Mauricio, yung aming ito'y in-house legal pagdating sa mga ganitong klase. Salamat, yes, ano, na nakalay po tayo again, Colonel, sa IBC TV 30. Siguro naman napakinggan mo, what do you think bilang law enforcer and kasi na anti-fraud commercial crimes? Anong nakikita ninyo ngayon, Colonel? Kagaya po ng sinabi ni Atty. Batas Mauricio, sir, no, talagang isang maliwanag po na isang napanluloko ito. Yung scheme na ginagamit nila, yung katulad ng sinasabi nilang mayroon yung wait and turn, and my observation, it's not a valid agreement between the parties. Sa akin is maliwanag po na may nilabag na batas na estafa, or it could be also syndicated estafa as one, no, sa lahat at sa laki ng sa dami ng mga nagrereklamo at malit makita natin kung ilan itong involved ng mga gumawa ng panluloko sa ating mga nagrereklamo, sir. Okay, 200 to, ha, tapos kanila may 1 million, may 500, 700, 200. Well, that alone, pag kita mo, more or less, kung sa 200, the person is earning about, siguro sabihin natin,
ay hindi bababa ng mga 100 million to kung titingnan natin. Yes, sir. Oo. At saka mayroon pa po tayong gagawin dyan, no? Pag the moment na after we file the case against the perpetrator, itong mga nanloko, manluloko, mayroon pa po tayong pwedeng gawin dito. Siguro hindi ko na po babanggitin okay. dito. Okay, I understand, okay. I understand. Yes, hindi ko na rin po sana dito. Sige na, okay, okay. Hindi na rin po nila mapaghandaan ng ating, ng yung nanloko sa mga, okay. Natin, sa mga complainants. Ano, Colonel Lau, gagawin na namin. Naintindihan na namin yung nature ng operations ninyo. Kasi kayo, kanina pinag-usapan lang yung mga batas. Ano, nasabi naman si Attorney Batas Mauricio. Attorney Batas, unless may dadagdag ka, Attorney Batas. Pinagpapasalamat po natin ang kagaya nila Colonel Lau at ang mga law enforcement agencies sa PNP na nagpapakatotoo sa pagtulong sa mga tao at nagiging kasangga nito pong ating ipabitag mo ni Ben Tulfo. Maraming salamat po. Okay. Ben Tulfo, Colonel Lau. Maraming salamat. Okay. Thank you, si Attorney Batas Mauricio. Colonel Lau, ganito ang gagawin na namin. Di na tayo na, huwag na natin pag-uusapan ng mga detalye kung ano man yung mga strategy na gagawin ninyo. Well, that's an operational aspect, so hindi kami makikialam. We leave it all up to you. We'll assist you and bring this complainant and then encourage na yan mag-file sa inyo. Medyo marami-rami ito. Yes, sir. Okay? Opo, opo. Medyo magiging... Action na natin kagad ito. Matrabaho ito. Yes, sir. Sa lalong madaling panahon at paano lang natin yung mga complainant na makapag makunan namin ng yes, kanilang salaysay, sir. Okay. Ganun ang gagawin namin, sir. Thank you so much, yes, Colonel Lau. Walang problema, sir. Welcome po ang inyong programa sa amin, sir. Alright. Sige, ganito ang gagawin natin. Huwag natin pag-usapan. I-presentan na lang natin yung inyong problema. May mga bagay na hindi dapat pag-usapan pagdating sa mga operational aspect ng mga law enforcers. May mga strategy tactics dyan eh. Ayaw natin na masunog at medyo mabasa nila. Bahala na sila dyan. So, in the meantime, gagamitin din ng ating mga law enforcers yung lakas ng batas. May mga batas dyan. Ayoko talaga yung pinaglalaroon. Hinahamon pa kayo. Kung kayo po ay mapabitag, sumagot kayo. Tandaan nyo, hindi na wala na kaming interest kausapin kayo dahil sila mga biktima, diretso na kayo sa law enforcers sana, diretso ka maghihimas ng matatabang rehas at kumuha na kayo ng mga wedding ring ninyo, maasawa sana kayo ng mga preso. Mga, pag nakulong na kayo, sus Maria Jose forever and ever, till death you depart. Okay? Salamat po, sir. Wala na naman. Pag-usap tayo sa baba. Yes, and then makikipagtulungan sa atin ang mga alagad ng batas. Marami pong salamat. Wala na naman. Ito po nag-iisang pampasasumbungan, tulong, serbisyo, may tatak, bitag. Hindi kami nagbibiro. Ako po si Ben, nakasalamin. Ito po yung hashtag, ipabitag mo. Barangay Kapitan na, Toda President pa. Kap, conflict of interest yan. Ang sumbong iimbestigahan, naaksyonan sa hashtag, ipabitag mo. Hashtag Ipabitag Mo in partnership with DCMI, Divergent Concepts Marketing Incorporated, the exclusive countrywide and worldwide distributor of King's Premium 825ml, Walang Pait, San Miguel Corporation, Dyna Drug Corporation, the official outlet stores of King's Premium 825ml, Orich International Traders Corporation, Tinapayan Festival, Laos Group of Companies. Sa pagtulong, kau ang gawa sa lahat, sinusulong PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. Sa mga kababayan natin humihingi ng tulong na mula pa sa malalayong lugar. Kapartner ng hashtag ipabitag mo ang Hotel Sogo. Sinisigurado ng bitag na maging komportable, ligtas ang kanilang pananatili habang inaaksyonan ang kanilang mga hinain. Hotel Sogo, so clean, so good.
Pingping's Lechon, freshly roasted native lechon every day. Handang pingping yan. For orders, visit Pingping's Lechon Facebook page or call 0915-532-4382. Pingping's Lechon. Sa pagtulong, kaong gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO, hindi umuurong. Sa pagtulong ang PCSO, PCSO. Kasalukuyan tayo papunta sa mismong meet-up point. Yung mga operatibo ngayon ng Regional Intelligence Division ay nauna na at magbibigay ng go signal kung kailan mag-proceed itong entrapment. Proceeding na tayo dun sa prospect na meeting place ng tenant natin at yung possible suspect natin. At pag nakita natin na inabot na nung tenant yung entrapment money dun sa suspect, that's the time na lalapitan siya ng arresting officer namin. Let's go, let's go. Salamat naman may mga departamentong nagtatrabaho tulad ng DOLE, tulad ng DSWD or DA at iba pa dyan na kapag nagbigay para sa tao, bantayan po natin yan. Huwag po nating hayaan. Etong mga politiko magsasabi, sila na naman ang bida, sila na naman ang may utak, sila na naman ang gumawa. Ang trabaho ninyo, mga senador at congressman, gumawa kayo ng batas sa ikabubuti ng taong bayan. Pero hindi kayo mag-iimplementa yan. Ang trabaho ninyo, gumawa ng batas. Hindi gumawa ng batas para magpapogi, kaya nga kayo nandyan eh. Pero para sa taong bayan, dahil yan ang trabaho eh. At hindi pwedeng sabihin ito mga congressman at senador at saka mga mayor at saka mga gobernador at saka mga konsehal, sila ang may utak niyan. Eh kahit na may utak yan, hindi sa inyo yan. Para sa taong bayan. Nagkakabuking yan ah, mga bossing. Get nyo. If you want more videos like this, subscribe to BTAG Official YouTube channel. Nagbabalik po ang nag-iisang pambansang sumbungan, hashtag ipabitag mo. Linawin po natin ang hashtag ipabitag mo, isang non-government organization. Hindi po kami gumagamit ng pondo ng gobyerno. Hindi rin po kami public servant dahil wala po kami sa tanggapan ng gobyerno. Kaya ang tawag po sa amin, mga NGO. NGO, non-government organization, service to the community, wala pong bayad sa amin. Eh yung sinasabi po na community service, parang bayanihan. Tutulong po kami sa mga taong medyo ito pong advocacy ah. Ang pagtulong po namin ay base doon sa tuldukan, deklarasyon po ng gera sa mga taong abusado. Doon po sa mga mamantala, pananamantala, panloloko, at yung pagpapabaya ng mga may tungkulin na inaabuso o minsan na palang tungkulin. So tandaan niyo po, kontra
panloloko, pananamantala, eto ho, yung sinasabi namin, ganun din, pagpapabaya. Kapag meron po kayo nakitang ganyan sa lugar ninyo, abusado, nananamantala, pagkatapos, manloloko, o di naman kayo nagpapabaya, nagmamalaking opisyalis ng gobyerno, wala na po kayong dapat gawin, ipabitag mo. Ganun po kasimple. Ako pong haharap si Bentulfo, yun nakasalamin, hindi po nagbibiro. Ito po kapitan ng barangay, kapitan ng barangay na, abay, toda presidente pa. Ay, mukhang, gusto ko. Abay, baka gusto niya security guard, muchacho, hardinero. Dagdagan natin kaya. Baka gusto mo paging ano pa, kaminero. Or, kung kinakailan mo pa siguro magtrabaho, magtrabaho ka sa malambanan, bay, sip-sipin mong Poso Negro. Nang sa ganun, eh, maging, ewan natin, pag hindi nagbulwakan yung bituka mo dyan sa... Ganito po yung mga sinasabi po natin dito. Bakit ay ka muna. Kapag ikay barangay, captain, public servant ka, hinalal ka. Pagsilbihan mo yung taong bayan, hinalal ka bilang ama ng barangay. Pero hindi ka pwede maging toda. Toda president daw. Dumulog po sa ipabitag mo ang Quezon City Unified Santa Lucia Toda member na kinikwestiyon ang pagkahalal ng kanilang kapitan bilang presidente ng samahang toda nila. Ayon sa mga nagre-reklamo, may hawak daw silang board resolution na nagsasabing hindi qualified tumakbo ang isang barangay chairman bilang opisyal ng lokal, distrito, or anumang o federasyon sa Quezon City. Subalit matigas daw ang ulo ng kanilang kapitan. Ebay, mukhang may kapit daw ata sa City Hall. Sino kaya ang kapit mo gigibain namin? Wala kaming pakialam kahit sino. Mali! Tumakbo ka, ay tumakbo pa rin ito. Tumakbo pa rin. Nakisawsaw. Ebay, angkas, sakay, sawsaw, butas. Ang butas, in English, hole. Ngayon, ibang klase talaga, no? Dito ako galit eh. Alamin kaya na rin kung sino kanyang pader. Gigibain ko. Detalye ng sumbong, panoorin. Lumapit kami sa Bitag upang ireklamo yung barangay captain namin, si Kapitan Ruel Marpa, sa barangay Santa Lucia dahil pinanghimasukan niya ang eleksyon ng TODA sa aming barangay. February 10, patawag siya ng general meeting, tapos sinabi niya na magkakaroon ng eleksyon ng TODA. February 24, dapat mangyayari ang eleksyon, pero na-delay yun. Tapos after nun, March 9, nagkaroon ng eleksyon, pinilit niya pa rin na matuloy ang eleksyon kahit may mga rules and regulations siya na hindi nasunod. Nanalo si Ruel Marpa, si Kap Ruel Marpa sa eleksyon, kahit may irregularidad sa nangyaring eleksyon. Ayon sa bylaws ng rules and regulations ng BSL TODA, bawal tumakbo ang barangay chairman kahit anong posisyon sa BSL TODA. Kaya namin siya nire-reklamo rin. Sumulat kami kay Mayor sa TODA Fed, sa District 5 TODA Fed. Sa lahat ng kinaukulan, sumulat kami. Pero wala kasi kaming nakuha ang response. Kaya lumapit kami sa Bita. Sir Ben, sana matulungan nyo kami. Para dahil sa suliran namin to sa aming barangay captain. Ano ang kapangyarihan niya? Wala na siya sa barangay eh. Kapitan pa po siya. Kapitan siya ng barangay? Opo. Ngayon? Opo. Sigurado ka? Opo. Yes, so, kapitan siya ng barangay tapos nagtoda pa siya? Opo. Yes, akala ko tapos na siya. Hindi po. Conflict na. Pangalan ng barangay? Santa Lucia po. So, ngayon, na umuupo siya as kapitan? Yes po. Kapapanalo ng sir. Kapapanalo, bawal yun, conflict. Yes po. Yun ba gusto mong sabihin? Good. Alright? Yes. Bukas. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Makakasama natin ngayon live sa studio ang mga nagre-reklamong miyembro po at opisyal ng Unified, Quezon City Unified Barangay Santa Lucia TODA. Okay, attention na. Okay. Si Jerome Napolis, miyembro. Sino si Jerome? Okay. Sino si Carlito, outgoing president? Okay, TODA. Sa board of director ng TODA Federation, Fernando. Sino si Fernando? Okay, sa baba. And then board of director si Glo Flores, treasurer. Kayo. Mm-hmm. Okay, so...
Ito po ay mga bagay na malaman po ninyo. February 10, 2024, nagpatawag ng general meeting ang barangay kapitan na si Roel Marfa at sinabi na magkakaroon ng eleksyon ang toda sa barangay Santa Lucia, Nova Liches, Quezon City. March 9, nanalo sa eleksyon bilang presidente si Kapitan Roel Marfa ng Unified Barangay Santa Lucia Toda sa Quezon City po ito, ano? Ang ipinagtataka ng mga miyembro at opisyal bakit sumali si Kapitan Marfa sa kanilang eleksyon, ngayon ay board resolution daw na kanilang toda na hindi kwalipikado ang isang barangay chairman na tumakbo bilang presidente ng toda. Sinubukan nilang sulatan ang kaibigan natin, paborito kong mayor, si Mayor Joy Belmonte. At naging ang federation na sinasabing toda federation, subalit wala silang natanggap na kasagutan sa kanilang katanungan. Ay si Cap Roel Marfa, subukan natin tawagan. Okay, and mamaya ng konti. And then si Ferdy Buendia, Action Officer ng Office ng Barangay Affairs ng DILG. Importante, makausap natin dito. Mahalaga siguro matawagan din si Attorney Batas Mauricio. Importante rin to para maintindihan natin itong bagay na to. Okay, nandito na kayo, okay, habang nandyan ngayon. Kayo'y lumapit na sa hashtag ipabitag mo kay Ben Tulfo dahil gusto niyong questionin ang pagkapanalo ng isang barangay captain na si barangay captain Marfa, tama? Yes, sir. Na barangay captain na toda president pa ng Santa Lucia, samahan. Ito yung mga ano, yes, tricycle, samahan. Yes, yun ang dahilan. Ngayon, sumulat kayo sa tanggapan ng mayor sa City Hall, wala kayo natatanggap na kasagutan. Tama? Yes, po. Ah, okay, okay. So, dahil dyan, dinededma kayo. Yes, sir. Parang ganun na nga, sir. Alright. So, makailang beses kayo lumapit sa City Hall para malaman, para ipaabot sa kanila ang sumbong ninyo na may conflict of interest dito na hindi po pwede yung kapitan na isang public official under public office. At dapat pampubliko siya, hindi na siya pwede makialam sa mga federasyon na hindi naman panggobyerno, may conflict na roon. Yes, yun ang gusto niyo sabihin. Yes, kaya nilalapit niyo sa amin. Yes, sir. Okay, ano pang gusto niyo sabihin sa SK? Ilabas niyo na lahat. Kasi ang gusto lang talaga namin mangyari, sir, ay masunod yung tamang proseso ng eleksyon. Yung gustong patuparin ng federasyon, yung dapat lang masunod, hindi yung nangyari kasi, sir, ang barangay captain na po kasi namin ang nagmando sa mga ano namin eleksyon, pati yung pag-registered, hindi na kami inallowed doon na magbantay doon sa mga membro talaga, alam namin na membro. Mm-hmm. So pinaalis kami doon sa ano namin. So ang talagang pumupo na po doon ay yung mga barangay na empleyado ng barangay. Mm-hmm. Yung po, sir. So, ang sinasabing Santa Lucia Toda ay naging gobyerno na. Yun siguro. Eh, hindi na siya federasyon na mga nasa NGO, if not mga pribadong individual at hindi mga tanggapan, mga public, yes, official. Yes, mm-hmm. Nareklamo nyo dahil ang barangay Santa Lucia, humahawak na ngayon, ay barangay na, mga barangay official at yung mga kagawad, at sa pangunguna ni Kapitan. Yes, sir. Mm-hmm. Kabaytay ka muna, kinudeta kayo, no? Yes, sir. Okay, so, ano bang gusto niyong sabihin dito ngayon? Bakit kayo, anong gusto niyong sabihin kay Cap kung gusto niyo? Bakit siguro dito, i-address niyo na siya at mas maganda, okay? Sige. Ang gusto lang po namin... Kausapin mo, si Cap. Ang gusto lang po namin mangyari, Cap, ay dapat hindi ka na tumakbo. Kasi ang sabi mo, nung nagkaroon tayo ng general meeting, na susuporta mo kung sino sa amin ang mananalo bilang presidente. Kaya hindi kami nagrereklamo dahil pumayag kami na magkaroon talaga ng eleksyon. So ang nangyari, nag-file din pala siya ng candidacy para tumakbo siya ng presidente ng TODA. Mm-hmm. Kaya doon po kami nagreklamo na bakit tumakbo si Kapitan as TODA president, samantalang alam naman niya na bawal siyang tumakbo as presidente ng TODA dahil NGO nga po. So sumulat po kami sa federasyon sa pangunguna po ng aming president na si
QC to the Federation, Alex Baay. So, gumawa po siya ng letter na pinapapuspon po yung election. Para mapag-usapan yung bagay na dapat pag-usapan para maitama, hindi yung mali. So, nakatanggap po sila ng sulat, binaliwala pa rin yung sulat ng aming Presidente Federation. Kaya sumulat ulit kami kay Mayor sa ano na? Mayor. Mayor Joy Belmonte. Si Mayor Joy, si Josefina. Sumulat po kami. Si Josefina. Yes po, sir. Si Josefina Belmonte. Sumulat po kami. Josefina Belmonte. Okay, sige, okay. Sumulat po kami sa kanya at ang yung sulat po namin nung una sa kanya ipinasa po niya sa NDC sa pangunguna po ng aming... Anong NDC? NDC po. Nabaliches District Center. Okay, Nabaliches District ng Toda. Yes, sir. Hey. City Hall po. City Hall? Mini City Hall. Mini City Hall? Opo. Sa Nabaliches? Yes, sir. Ang pakialam ng City Hall sa inyo, ay mga NGO kayo, gumagamit ba kayo, pinapondohan ba kayo ng City Hall? Hindi, sir. Wala po. Magamit ba kayo ng pondo? Wala po. Binabayaran ba ng mga tanggapan ninyo? Wala po. Sila ba nagbabayad ng renta? Hindi po. Nagdo-donate po sila sa inyo? Wala po. Eh, ba't nakikisaw-saw ang City Hall dito? Ipinasa po ng tanggapan po ni Mayor Joy yung sulat namin. Sigurado ka? Ano, yes, si po. Mayor Josefina Belmonte? Opo. Yes, si po, Josefina? Sir. Hindi nga. Opo. Yung sinasabi ng si Joy, pero sa akin, Josefina yan eh. Opo. Okay. Okay. So ngayon, kaya kayo nandito dahil parang pinapaboran nitong si Josefina Belmonte, yung yes, mayor. Yes po. Nakilalang Joy. Yes po. So, natapos po yung election ulit na nanalo nga po si Caprowel Marpa. Kini-question nyo ngayon? Kino-question namin. Sumulat ulit kami kay mayor. Kay Joy na? Opo. Kay Josefina? Kami. Para sa ganun, maaksyonan yung pagtakbo at kapag panalo ng aming kapitan. Kini-question nyo? Opo. Pinabababaan nyo? Dahil opo, public official siya. Yes, sir. Hindi siya pwedeng gumanap na parang presidente kasi may conflict of interest. Hindi ka, hinalal ka ng taong bayan bilang barangay kapitan, public office na yan. Public servant ka na. Hindi ka pwede maging public servant pagkatapos presidente ka pa. May conflict na yun. Hindi po pwede yun. Yes, sir. Mm-hmm. Okay, sige. So, isang linggo na po, wala po kaming natatanggap na tawag para pag-usapan sana namin na? Yung tungkol doon sa eleksyon. Ayaw humarap. Na bakit pinayagan na tumakbo si Kapitan Ruel. Aha. Okay. So, siguro ganito, tawagan nga sa Atty. Batas Mauricio at pagkatapos kung sino pa to. Okay. So, naku Mar Joseph, barangay captain na hinalal ng sa barangay bilang ama ng barangay, public official na siya, ang kanyang function is public servant na siya, hindi siya pwedeng pagkatapos sa public office, hindi siya pwedeng makisaw-saw at maging presidente ng federasyon na mga pribadong grupo tulad ninyo, non-government naman kayo. Yes, sir. Sabay, may conflict dyan. Sa batas, sa Attorney Batas Mauricio, sa linya ng telepono, si Attorney Batas Legal, eto naman yung aming legal counsel pagdating dito sa mga gantong klaseng issue. Attorney Batas, good morning sa iyo. Magandang umaga po muli, kinong Ben Tulfo. Magandang umaga po sa mga nasa TODA sa buong Pilipinas. Magandang araw po sa inyo. Yes, sir. Okay. Narinig niyo ba, attorney, kung anong issue rito? Opo eh. Medyo masaya po yan dahil ang pinasabi po ng Article 11, Section 1 ng ating saligang batas ng Pilipinas, a public office is a public trust at hinihingi po sa mga nasa opisyanes o kawani o mga manggagawa ng gobyerno ang kabuuan, katapatan sa pagganap ng kanilang tungkulin. I mean, pagka po ganito, barangay captain, opisyal ng gobyerno, isang maituturing na espesyal na opisyal ng gobyerno dahil meron po siyang executive, legislative, and adjudicatory powers. Parang yung buong sangay ng gobyerno, nasa kanya po lahat. Abay, hindi po pwede na ito ay medyo natanggap ng ibang posisyon na makukompromiso ang kanyang pagiging kapitan ng barangay. Yan pong pagiging presidente ng TODA. Abay, isa po yan sa nire-regulate ng kanyang tanggapan. Eh, maliwanag po. May conflict of interest yan, Ginong Bentul. Anong paglabag niyan kung meron man sa sinasabing DILG o sa gobyerno? Ba'y pwedeng samparang kaso? Conflict of interest? Saan yan magpo-fall? Anong kategorya kung meron man, attorney? Dalawang batas po kagad yan, Ginong Bentul po. Pangunahin po niyan, Republic Act 6713. Yan yung Code of Conduct and Ethical Standards of Government Officials and Employees. May specific ko nakalagay niyan bilang isa sa mga tungkulin yung pong binabanggit natin kanina, hango
sa saligang batas ang katapatan sa pagganap ng tungkulin at nakatutok lang ang atensyon sa kanyang trabaho. Yan ang pangalawa. Yes, sir. Pangalawa? Pangalawa, Republic Act 3019, Anti-Graft and Corruption. Naku, Sus Mario Sep. Naku. Opo, corruption po yan. Sapagkat sa halip na buong atensyon itinututok sa tungkulin bilang opisyal ng gobyerno, ngayon po'y nahahati. At dahil dyan, ibigay po siya, Ginoong Bentulfo, ng hindi makatwirang pinsala sa gobyerno, sa kanyang posisyon, at sa buong sambayanan. Anim na taon po ang pagkakabilanggo niya, Ginoong Bentulfo. Naku. So, ito, mag-iimbestiga muna dito yung sinasabing barangay affairs ng DILG para sa parting to bibigyan siya ng due process doon kapag by matigas pa rin ulo niya diretso na sa ombudsman yan, tama? Tama po yun, at ang kadalasang proseso po ngayon batay sa Republic Act 7160, Local Government Code of 1991, ang nakalagay po dyan, dalawa po o tatlo ang ahensya. Una po dyan yung sangguniang panlunsod, dahil nasa lungsod po yan. Okay. Sa ilalim po ng isang masayang mayor, Mayor Joy Cano kanina, na dinitinig ko po eh. Si Josefina. Josefina. Sige po. Si Aling Josefina. Ay, si Mayor Joy. Yung po ang konseho ni municipal ng sangguniang panlunsod ng Quezon City, ang may pangunahing katungkulan at karapatang imbestigahan po siya. Ayun. Pangalawa po ang Civil Service Commission. Ay, nako. Civil Service Commission CSC. Po yan. Mm-hmm. Po, at pangatlo, yung pong binabanggit niya, medyo pinakamatapang na po yan. Ombudsman po yan. Ayun. So pwede magreklamo sa DILG. Una sa lahat, idudulog muna sa konseho ng Quezon City kung ay, ayaw po sila pakinggan na kaya dumiretso na sa atin. Binadetmain ka lang sulat doon. Ibig sabihin, they're not really interested. And they're now, siguro para sa it's a challenge. Neglect is what I see. I mean, if you neglect these people coming to you, public official, public office din, sabihin natin, public servant din, yung mga tao yan, hinalal or inappoint, or pumasok dyan, binabaliwala itong mga NGO. Alam niyo naman sa mahan ng TODA to, bakit ganyan? So, marami pala. Pwedeng, una, sa magre-reklamo, kaya lang, wala nang pakialam City Hall. So, saan susunod dito? Sa DILG na? Opo, DILG. Tama-tama na po yan, Ginoong Bentulfo. DILG, pwede mag-suspend dito, tama? Tama po yan. Pero padadaanin pa rin niya kay Mayo, sa sangguniang panlunsod, Ginoong Bentulfo . Iba paano pag blinak ng mayor na si Josefina, pag sinabi, teka muna, bata ko yan, kasi parang lumalabas, ganun nga sinasabi, na parang dinadedmat, sinasabi rin ata ng barangay chairman na nakaabot sa amin na, inaprubahan to ni mayor Approve kay mayor. Mawala po ang pangalang Joy. Mawala. Baka po magka-problema. Ay, nako. Pati siya malalamay. Magkakaroon siya ng hindi na Joy, sad and pain. Delikado to. Baka ganun po. Okay. Attorney, maraming salamat sa ibinigay mong ito'y legal naman, ano? Lahat yan, sinabi mo, ay base sa Republic Act. Ako'y naniniwala sa mga sinasabi mo. Kaya, sige, na maraming salamat unless kung meron ka pang idadagdag. Well, makikita po natin ang katotohanan ng isa sa pinaglilingkod ng ipaglaban mo, di Bentulfo, yung pong mga Pilipinong nakakaranas ng abuso. All dito right. Po kayo, mga nakakaranas ng abuso, pagbitag mo ni Bentulfo. Magandang araw po, Ginoong Bentulfo. Magandang araw, okay, sige. Well, habang inaantay natin ang tawag di kay si Ferdy Buendia, ay kakausapin natin si Miss April Marpa. Hindi po Marpa. Anong pangalan to? April Banaba po. April Banaba. Secretary po. Banaba pala, Marpa. Banaba. Hindi ba mga ano yan, pang panilalaga iniinom? Banaba, parang... Ah, masarap yun, ha? Nanay ko umiinom nun. Kaya healthy nanay ko ngayon, 100 years old na. Okay. Si April Banaba sa Barangay Secretary ito, sa linyang telepono. Ma'am April Banaba, magandang umaga po sa inyo, ma'am. Hello po, good morning po, sir. Alright, ma'am, medyo nirereklamo po si Kapitan dahil public service po, public servant po siya, hinalal po ng taong bayan, siya ay barangay, ama po siya ng barangay ninyo. Ano pong reklamo rin niyo? Nakaabot ba sa inyo na pumapalag dito yung mga... nasa TODA, Santa Lucia, Quezon City, barangay na parang ang panghihimasok ni Kapitan ay conflict of interest to. Pwede siyang reklamo sa Civil Service Commission, pwede siyang reklamo sa DILG. May parang ayaw pakinggan ng Quezon City. Totoo ba to na talagang ayaw umalis sa pwesto nitong si Kapitan Marpa dahil public servant na siya? May paglabag na sa kanyang tungkulin. Kung titingnan po natin sa Korte Suprema, na sinasabi kanina ng Batas Mauricio, paglabag dyan. So, anong sasabihin nyo rito?
With regard po dyan, siguro po sikap na lang po. Ah, okay. Sagot. Alam ko naman, ma'am. Nakita ko, ma'am. That's fine, ma'am. Kung ganun, ano, tama po kayo. Sa akin, ako'y nagpapasalamat lamang sa inyo na tinanggap yung tawag namin. Yes, hindi niyo po talaga masasagot, ma'am, dahil hindi po kayo yung... Kasi kung kayo sasagot para kay Kapitan, masasabit po kayo, parang pinatibay niyo lamang yung maling gawain ng Kapitan. Kasi ang trabaho ni Kapitan bilang ama ng barangay ay panindigan ang kanyang tungkulin, paghalal sa kanya ng taong bayan, bilang ama ng bayan, ama ng barangay sa lugar na yan. At may conflict talaga. May conflict dyan sa Civil Service Commission, may conflict dyan sa sinasabi natin sa DILG. Kapag ang pinakamatindiro, ombudsman, baka hahantong dyan. Baka pwede mong sabihin kay Kap, ako'y nagpaabot lang ng mensahe. Yes po, sir. Alright. Makakadating po. Meron ba kayong legal dyan? Meron ba kayong abogado dyan sa inyong barangay? Meron po kaming legal service po dito. Meron kayong abogado na medyo nagpapayo kay Kap kung tama o mali na huwag niyang gagawin? Meron naman po kaming legal service. Sumasang-ayon ba yung legal ninyo sa ginawa ni Kap na kapitan na siya, toda president pa? Alam ko po. Dumaan po sa tama po naman po yung may properly documented po. Dumaan sa? Wala akong pakialam properly documented na mali. Merong properly documented pero mali yung espiritu at intention ng sinasabing. Alam mo yung the spirit, gusto ko maintindihan, espiritu ng sinasabing, well, sabihin natin sa batas at intention ng batas, the spirit and the intent of the law. Kakaintindihan ba tayo? Yes. Eh baka ginawa ang saligang batas, ang espiritu niyan, ito pa rin yan, yan malinis yan. Ang intensyon ng batas dyan, ipatay ka muna. Importanteng ayusin to, kasi kung hindi, makakasira to. Mm-hmm. Well, kung ganyan, ma'am, sige, okay na sa akin. Wala po kayong magagawa. Kasi una sa lahat, ma'am, kayo'y secretary lang naman. Ako'y nagpapasalamat sa pagtanggap nyo. Ano? Hindi naman po kayo yung ano. Mm-hmm. So sige, ma'am, thank you na lang. Pakiabot na lang kay Cam, ha? Maraming salamat din sa iyo, ma'am. Mm-hmm. Okay, sige. Kung po pwede natin, at hindi naman sigurado ko, di sasagot dito si Mayor Josepina, baka mamaya, ma-high blood to, tumaas ang dugo. Alam mo naman kasi kung minsan, pag na-high blood siya, ako naman low blood. Pag ang high blood at low blood nagtagpo, ibang usapan, di ba? Balance. Okay. Anyway, importante makaabot to sa city, sa konseho. Ang vice mayor na si Gion Soto, siya yung vice mayor ng Quezon City at siya rin ang head ng sinasabing city council at pwedeng pag-usapan to at pwedeng idulog tong question na to. Siguro ang gagawin natin dito dahil malapit na tayo. Titingnan natin kung ma-dialing, kung makakausap natin si Vice Mayor Gion Soto. Ito naman, mabait to. At pagkatapos, marunong umunawa, marunong makinig to, ano? Si siya, pwede siya kasing ilatag sa konseho kung nga ba'y tama ang ginawa ng kanilang barangay. Kasi council yan eh. Yung council na yan, yan ay magpapayo pagdating doon sa mga kamalian, pagdating doon sa mga barangay. Although si mayor ang ano, pero pwedeng pag-uusapan na medyo sa konseho. Pwedeng idulog tulad ng sinabi ni Attorney Batas Mauricio. Kung sasagot si Vice Mayor Gion Soto. Okay? Tingnan natin. May sasagot ba? Meron ba tayo rito? Okay, so medyo nag-aantay tayo, dinadial pa natin dito. Kung sasagot sa atin, ringing. Kung sasagot sa atin, importante maintindihan ni Gion Soto na ang tanong natin, simple lang naman. Siya magbabalanso rito. At kung kayo nasa City Council ng Quezon City, kung sino man sa inyo mga konsihal, makilig kayo. Gampanan yung tungkulin ninyo, paabot ninyo sa Vice Mayor, na yan ang kumbaga head ng City Council. Importante madulog to sa konseho kasi baka mamaya lahat na lang ng mga barangay chairman maging gusto na, maging barangay toda na, bandang huli, security guard, malabanan ng ano ba, sip-sip Poso Negro. Okay, ibang kuusapan dito. Pwede kang sumip-sip ng sabaw, wag lang yung Poso Negro, Mario Josep. Ito lang sinasabi natin, itong si Ferdy Buendia, hindi natin makakontak, pero ngayon nagsasabi na kami rito, okay, Mayor Joy Belmonte, kinakaladkad ang pangalan mo nitong si
Barangay Chairman Marpa at ginagamit niyo raw, inaprubahan niyo raw, sabi ni Marpa na kayo raw okay sa inyo na Barangay Chairman, hinalal pagkatapos okay raw ata sa inyo na siya rin daw ay maging presidente ng TODA. Medyo may problema tayo roon. Okay, so ito mga bagay na to, Mayor, baka pakisilip na lang. Ayoko ma high blood ka tulad ng ginawa mo, tinawagan mo ako na high blood ka. Binawaan ka ng telepono, binagsakan kita ng telepono. Tumawag ka ulit, binagsakan ulit kita ng telepono. Tandaan mo yung mga basurero ng Quezon City? Hindi ba ubra sa akin ang mga supla-suplada? Walang, hindi ubra sa Bitag yan. Sa ibang Tulfo po pwede. Pero pagdating kay Ben, iba. Iba si Ben. Ibahin mo. So, si Ferdy Buendia, Action Officer, Office ng Barangay Affairs ng DILG. Magandang umaga, Sir Ferdy Buendia. Magandang umaga po, sir. Okay, sir, ganito na lang aking sasabihin. Sir, nagrareklamo po sa atin, ito po mga, mga TODA members, kanilang outgoing president at ang kanilang mga secretary and board member at mga miyembro itself dahil ito daw yung barangay captain po na si Cap Ruel Marpa, barangay captain na nanalo siyang pagiging presidente, inalaw daw to ng City Hall. Ano pong nakikita ninyo rito? A public office, public servant, using public funds, and then all of a sudden, pumasok ka sa isang federasyon na hindi naman panggobyerno. May conflict rito, sir. Tama? Ang pan lang po siguro dyan, sir, ang magiging conflict dyan, kung halimbawa, may kaso yung hawakan siya, complaint against sa Tricycle Drivers Association na siya ang head, kailangan mag-inhibit po siya. Hindi siya pwedeng sumali doon sa usapin kung sa barangay niya mismo kinomplain yon. Well, let's not talk about that, sir. Let's talk about in general. May Supreme Court ruling po tayo yan, sir, di ba? Opo. Ano yung Supreme Court ruling, sir? Ang kwan mo kasi dyan, pagka government official. Yes. Pagka government elected. Nasa Republic Act po yan, sir, tama? Opo. Pagka government elected official ko, bawal na humawak pa ng isang gobyerno. Yun. Yun pong gusto ko munang sabihin muna natin, sir. Kasi ang dating po sa akin, sir, ano, sir Ferdy, mawalang galang lang. Parang pumapabor po yung sinasabi na parang lang. Hindi po. Let's say it, you know, black is black, white is white. Bawal po ba sa isang public official in a public office using public funds and all of a sudden, there's a conflict of interest that you're serving two masters at the same time. Does the court, Supreme Court, allows that? Say hindi po. Kailangan sa ano ho muna. Kung ano yung pinili niya, yung elected siya, yun na lang muna. Kasi pagkadating nung araw, magkaroon ng problema, magiging bias ho siya dyan. Yes, sir. Ngayon yan. Sa akin lang, sir, when you're a public official and you were elected to perform and function as the father ng barangay, you cannot anymore hold any office. May conflict na po yan, sir. Tama? May Supreme Court ruling po tayo dyan, sir. Lalo-lalo na dyan sa kanyang jurisdiction. Yes. Magkakaroon ng may conduct po dyan sa sinasabing ang Korte Suprema, sir. Di ba? Okay. Opo. Pangalawa, sir, may conflict din doon sa, you know, you cannot hold two offices at the same time. One is a government and the other and private. Now, it will conflict. Sir. May kakaroon talaga ng conflict, sir. So now, sa parting po to, sir, I would rather na you will have to make a statement, sir, in general na to. We don't have to go specific and then kukunin natin tong iso lang po. You know, in general muna. Pangkalahatan, bawal. Pangkalahatan, sa general rule, bawal o talaga. General rule, bawal. Okay. Opo. Ngayon, sir, ang proseso po namin, gusto namin idulog muna sa konseho ng Quezon City para mang pag-aralan at kung may nilabag ba rito o dapat ba. Kasi kung hindi, siguro balik natin yung sinasabing kaya nga ginawa, may Republic Act po dyan, nasa Korte Suprema rin po yan. Gamitin po natin yun, sir. Kasi baka lahat na lang ng barangay sa Quezon City, gusto nila maging TODA president, hindi ba? Bandang huli, pati mga Poso Negro president, itay ka muna, sila ng lahat, si Imbornal, may ibang usapan na yun, sir. Ngayon, sir, pwede rin ireklamo to sa Civil Service Commission, ayon kay Attorney Batas Mauricio, kasi... Yes, sir, pwede po. Okay. Pwede, sir. So, sir, kung ito po ay hindi kikilos ang Quezon City, yung ayaw kumilos at gusto lang maging neutral, doon po ay may pag-ano na sila doon sa sinasabing, you know? Yes, sir. Ang kung may advice ko lang siguro, yung complainant, sir, pwede niyang
tumulog sa amin, sir, para ipon niya yung complaint niya sa amin, para mapaksyonan natin yan, sir. Titingnan natin yung mga nilabag ni Kapitan sa batas. Well, doon pa sinabi natin, sir, si Linaw na sikat ng araw. We don't have to come up kung anong panlalabag niya. Opo. So, pangalawa, sir, well, kung talagang ipaglalaban niya pa, gagamitin po natin yung batas ng Korte Suprema at Republic Act. Eh, sir, merong nagpo-fold din po, sir, yung sinasabing graft. Di ba, sir? Yes, sir. Opo. Oh, yung graft po, sir, abuse of authority, paggamit ng position yan, eh, by pang-ombudsman na yan, sir. Oh, yes, sir. Yes, sir. O, baka naman pag hindi pa napunta sa Quezon City, pagkatapos sa inyo, tagatas binali, tapos pupuntahan po natin yung CSC, Civil Service Commission, eh kung wala pa rin nangyari, sir, abay, alam mo naman po ito, sir, si Ombudsman Samuel Martires, abay, religyoso po ito, sir, walang sinasanto, sir. Eh, sususpendin niya po yan, sir. Yes, sir. Action man po yan ng... Yan, kaya nga, sir. Ayaw ko pong tawagan, sir, kasi alam mo naman, sir, eh, siya lang yung nakikinig lang sa atin. Pinakikinggan lang yung mga ginagawa po natin, sir, eh magiging official record na yan, sir, na parang binabaliwala. Opo. Kaya nga kami nagpapasalamat, sir, dahil may ganyang programa rin sa inyo para natutulungan nyo rin kami na makita rin yung mga pagkakamali ng mga ibang ano nung kulang sa gobyerno. Sir, unofficially, can you make a statement para kay Cap Ruel Marpa doon sa pinag-usapan natin paglabag kahit si Attorney Batas Mauricio nagsasabi na may Korte Suprema nilabag dyan, Code of Conduct, diba? Na isang official, may conflict of interest, at saka yung graph na rin, sir, na falling to that kapag abuse of authority. Sir, bakit kayo na po, action officer po kayo, siguro, an official message but friendly reminder dito po kay Leah. Go for it. Ang gusto ko lang paalalahanan po si Cap na kung na-elect ka na bilang isang barangay captain, eh mag-concentrate na po siya sa pagiging barangay chairman para pagka kung matugunan niya lahat ng pangangailangan ng kanyang constituent, walang yung tinatawag nating conflict of interest. Okay. Mag-concentrate na lang po siya doon para hindi siya lumabag sa batas. Okay. Kung sakaling paglabag pa rin, sir, pinaglaban niya dahil may batas na kanoon, magagawa po ng DALJ? Kaya siyang ipasuspend? Ang kwan natin, sir, yung complaint na pwede na mismong dumulog sa ombudsman. Pwede na po yun, sir. Okay. Sige, sir. Sir, sinlinaw ng sikat ng araw, ipinaliwanag nyo, kami po yung nagpapasalamat sa pagbibigay linaw, pagbibigay din ng edukasyon, kaalaman, at doon po ipinalaya ninyo yung taong sa kulang sa kaalaman, dinagdagan nyo po sa lahat sa kaalaman, dinagdagan nyo po. Maganda po yung paliwanag ninyo. Kami nagpapasalamat, yes, po sa inyo, sir. Okay, thank you, sir. Thank you very much for may katulong ng gobyerno sa pagbantay sa mga taong na... government official na hindi tumutupad sa kanilang tungkulin na naayon sa kanilang tungkulin. Okay. Well taken, sir. Mabuhay po kayo, sir. Thank you po, sir. Okay. Ganito lang gagawin natin. Okay na tayo. So, ako na lang magbibigay ng message kay... Lagay mo si Marpa. Pakita natin. Lakihan mo. Cap Ruel Marpa, hindi kita kilala at wala akong pakialam na makilala ka. Hindi ako interesado. Ang sa akin lang, you're a public official. You're elected. Perform your duty as a public official. Public office is public trust. You're using public funds and you're using a public office. You cannot have two masters at the same time. Hear this, listen carefully, listen closely. Split screen. Split screen natin. Pakinggan mo ang aking sasabihin. Look me in the eye, listen carefully, listen good, listen closely. Mali yung ginagawa mo. Huwag ka magmamatigas. Wala akong pakialam sa konseho kung anong gagawin sa'yo. Kapag hindi ka makuha sa magandang pakiusap na sinabi na namin sa iyo, may batas dito. Kung ikay pagtatanggol ni Mayor Joy na yan ang kakaabot sa akin, to which ayaw kong maniwala. Kung pagtatanggol ka rin ng konseho, wala rin kaming pakialam sa konseho ng Quezon City, may batas tayo riyan. Nandiyan naman yung DILG na ibig sabihin na walang ginawa yung konseho ng Quezon City sa ilalim ng Vice Mayor si Gian Soto or walang pakialam ng Quezon City tulad ni Mayor Joy na parang hinihikayat ka, umatras ka. Go about face, retreat. Huwag mo kaming subukan. Hindi ka magtatanggol ng mayor mo. Wala akong pakialam sa mayor mo. Umayos ka. Gampanan mo ang pagiging ama ng barangay. Una sa lahat, huwag ka na makisausaw, makiangkas, makisakay sa mga trabaho nang hindi para sa iyo. Kung gusto mo, mag-resign ka na lang na maging presidente ka ng TODA. Ang gusto mo, dalawa, doble-doble.
Baitay ka muna. Sa pananaw ng simpleng tao, kapalmoks yan. Huwag mong gagawin. Friendly reminder lang to. Pag hindi ka makuha sa konseho, hindi ka makuha kay Joy, diretso sa ombudsman. At diretso muna sa DILG. Diretso to sa Civil Service Commission. At pinakahuli, hindi ka sasantuhin ni Samuel Martires ng ombudsman. Do not do it. Think again. Think. Iba na kapag nagpabitag na. Hindi ako ordinaryong public service dahil hindi kami public service, dahil hindi ako public servant. We are a community service. The Fourth Estate, matataengan ang taong bayan. Nakikita namin yung infirmities, sakit, kahinaan, kakulangan. Kuminsan, sinasadyang kakulangan, nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan, nagtatanga-tangahan din naman sa katarbang mga tanga at gusto lang maging sa estado ng tanga. Walang pakialam tayo riyan. Hindi naman masama kung gusto mong manatiling sa pagiging tanga. Yung iba dyan na gustong sabihin sa iyo, ituloy mo lang. Matindi na itong aking binitiwang salita. I'd like to be very decent with you. Think again. Sleep over it. I want this settled before the weekend. Now, make a move. Ganun ka simple. Okay sa atin? Yes, sir. Ayusin na lang dito. Abangan! Ito po nag-iisang pampansang sumbungan. Tulong serbisyo, may tatak. Tatak, bitag, hindi nagbibiro. Walang sinasanto kahit sino. Hindi nga exempted mga kapatid ko rito eh. Ako si Ben, yung may salamin. Ito po yung hashtag ipabitag mo. Hashtag ipabitag mo in partnership with DCMI, Divergent Concepts Marketing Incorporated, the exclusive countrywide and worldwide distributor of King's Premium 825ml, Walang Pait, San Miguel Corporation, Dyna Drug Corporation, the official outlet stores of King's Premium 825ml, Orich International Traders Corporation, Dinapayan Festival, Laos Group of Companies. Sa pagtulong, kau ang gawa sa lahat, sinusulong PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. Sa mga kababayan natin humihingi ng tulong na mula pa sa malalayong lugar. Kapartner ng hashtag ipabitag mo ang Hotel Sogo. Sinisigurado ng bitag na maging komportable, ligtas ang kanilang pananatili habang inaaksyonan ang kanilang mga hinaing. Hotel Sogo, so clean, so good. Pingping's Lechon, freshly roasted native lechon every day. Handang pingping yan. For orders, visit Pingping's Lechon Facebook page or call 0915-532-4382. Pingping's Lechon. Hindi umuurong sa pagtulong, kau ang gawa sa lahat, sinusulong PCSO, PCSO. Pagtulong ang PCSO, PCSO. Thank you.
kasalukuyan tayo papunta sa mismong meet-up point. Yung mga operatibo ngayon ng Regional Intelligence Division ay nauna na at magbibigay ng go signal kung kailan mag-proceed itong entrapment. Proceeding na tayo dun sa prospect na meeting place ng tenant natin tsaka yung possible suspect natin. At pag nakita natin na inabot na nung tenant yung entrapment money dun sa suspect, so, that's the time na lalapitan siya ng arresting officer namin. Let's go, let's go. Salamat naman may mga departamentong nagtatrabaho tulad ng DOLE, tulad ng DSWD or DA at iba pa dyan na kapag nagbigay para sa tao, bantayan po natin yan. Huwag po nating hayaan. Etong mga politiko magsasabi, sila na naman ang bida, sila na naman ang may utak, sila na naman ang gumawa. Ang trabaho ninyo, mga senador at congressman, gumawa kayo ng batas sa ikabubuti ng taong bayan. Pero hindi kayo mag-iimplementa yan. Ang trabaho na yan, gumawa ng batas. Hindi gumawa ng batas para magpapogi, kaya nga kayo nandyan eh. Pero para sa taong bayan, dahil yan ang trabaho eh. At hindi pwedeng sabihin ito mga congressman at senador at saka mga mayor at saka mga gobernador at saka mga konsehal, sila ang may utak niyan. Eh kahit na may utak yan, hindi sa inyo yan. Para sa taong bayan. Nagkakabuking yan ah, mga bossing. Get nyo. If you want more videos like this, subscribe to BTAG Official YouTube channel. Nagbabalik po, alag isang pambansang sumbungan, hashtag ibabitag mo. Layunin po namin matuldukan ang iba't ibang uring panloloko, pananamantala, pang-aabuso, at yung pagbabaliwala o nagpapabaya sa mga tungkulin. Yan pong krusada po namin. Yan pong advokasya namin. Tumindig para doon sa mga taong walang kaboses-boses na walang-wala talaga. Kaya po may hashtag ibabitag mo. Natatandaan po namin, ito'y babalik tanaw po tayo na tumulong lang po kami, abay hinamon po kami. E pinatulan namin, tumiklop, abay good boy pala. Kaya ito siguro maganda pag-uusapan natin kasi may investigator kami nito. Kasama natin ngayon si Kate, okay? Si Kate, babalikan natin to. Yes, sir. Kung iyo matatandaan, this was, I think, 2023 last year, yeah. February. Last year. Yung matatandaan, ito sa mga sumbong sa atin, pumila. Go back para maibigay natin. Kasi ito lahat ng mga sumbong, nakocompile po namin. Pina-flashback po namin. Blast from the past. Sige, unahin na. Sige, pag-usapan natin ito. Paano ba nag-umpisa ito sa atin? Bali, sir, lumapit sa atin yung 10 roving guard na security guard sila, sir. Mm-hmm. Sa isang dump site sa Tondo, Manila. Bukod dun sa reklamo ni sila, sir, na kulang sa benepisyo, hindi pinapasahod. Okay. Naawa tayo, sir, kasi bukod sa pagiging security nila, sir, na gumawa na sila ng paraan para makakain, nangalakal na lang po sila ng basura dun sa dump site na pinatatrabahuhan nila. Mm-hmm. So, bukod dun, sir, naawa rin tayo dahil mula Tondo hanggang Quezon City, nilakad lang po nila para makarating sa opisina natin, sir. Mm-hmm. Ito yung kuminsan talaga. Pag ang tao nakaranas ng labis ng pang-abuso, pananamantala, or pagpapabaya ng mismong kumpanya nila, ay talagang lalapit at lalapit yan. Di ba? Talagang susubukan. Yan na po ang naging nakikilala namin dito. Ano? Kahit kaya kung minsan, kami tumutulong lamang. Ayaw, hindi po kami naghahanap ng gulo o away. Solusyon po ang amin. 80% ng aming ginagawa ay solusyon. 15% lamang yung sinasabing sumbong na inimbestigahan po namin. Ang ayaw namin kasi rito, sasabihin, kung minsan, tutulong ka, tapos ang bating sa'yo, wala akong pakialam kahit magsumbong ka rin kay Bitag or sa sino man sa mga tulfo.
Doon po kami naiinsulto na hindi nagbabalat sibuyas. Ano bang ginawa namin na parang gusto naming maging kabahagi ng solusyon ng problema? Pero nakikita mo, sa kagagustuhan mong masolusyonan ng problema, normally we encounter, di ba? Yes, yung maengkwentro mo yung mga taong matigas, di ba? Yes, may angas na pinakikita. Doon ka ako minsan na-encounter natin yan, di ba? Yes, kayo mga investigator. Apo, sir. How do you deal with that? Sometimes kaminsan, yung taong kinakausap ninyo para marinig ang kalang panig, either ayaw. Hindi kami namimilit sa inyo kung ayaw niya. Pero yung pagdating na ang sasabihin sa'yo, wala kaming pakialam. Yes, sir. How do you feel? Ikaw, investigator, ginagawa mong trabaho mo para mamarinig ang panig nila. Mm-hmm. Tapos parang pinadadalang ka namin sa'yo, wala akong pakialam. Mm-hmm. How do you feel? Ikaw mismo. Ayun, sir. Sa story na to, sir, nakarating nga sa atin na nagsumbong yung mga security guard dun sa pinaka-agency nila. Mm-hmm. Nakarating nga sa atin, sir, na wala raw pong tulfo-tulfo. So parang defensive po agad sila kahit na hindi pa tayo tumatawag or nagre-reach out. Mm-hmm. Pero at the same time, sir, talagang sinikap pa rin nating tawagan at saka makuha yung panig nung agency na to, sir. Yes. Tanong ko, may mga time na hindi ito, karamihan, tumatawag kayo kuminsan pag medyo malaking story. How do you feel na kuminsan ang kausap mo ay para barumbado, suplado? Ewan ko kung medyo outside the Colombo, kaya hindi nakatulog, o hindi naman kaya, mainitin ng ulo, hindi nakainom ng gamot. Ikaw mismo, how do you feel pag medyo sinusupladuhan ka na maganda naman ang pakiusap nyo? Kami po, ang mga tumatawag, hindi po ako. Mga karamihan po, 90% of our staff are female. So how do you feel na susupladuhan ka? Ayun, sir. We were told, sir, of course, by you, sir, na instruction na pagka-defensive or kumbaga mainit na agad yung approach sa atin ng mga tinatawagan, to keep calm at saka explain to them kung ano yung purpose ng tawag, kung bakit tayo nangungulit ng, kumbaga, kinukuha natin yung panig nila, sir. Yes, yun naman po talaga yung goal kung bakit natin sila tinatawagan. Hindi makipagsigawan. Mm. Although, there are times, sir, of course, hindi tayo perfecto. Medyo napapaano na rin tayo, nakikisabat na rin tayo. Pero nilalagay pa rin natin sa lugar. Alright. Ito po yung mga experiences po namin, sharing with you, na ganito po kami sa Bitag. Pero babalikan po natin, okay? Ito na yung pong sinasabing Blast from the Past. Panoorin. Pupunta po kami sa kanila, sir. Murang inaabot po namin, sir. Pupunta ka ng umaga doon, sir. Abotin ka pa ng hapon po. Siro po siya natatakot sa Bitag o kahit sinong tulfo. Walang tulfo-tulfo. Pag-untog-untogin ang mga ulo namin pareho. Kayo po kayo, sir. Natatakot. Sa sinasabi na wala po siyang kinakatakutan kahit saan daw aabot, sir. So, kumpirmahin po sa agency, sir, kung sinabi ba talaga nila yung gano'n. Pag nakita mo ako, di ako nagbibiro. Takot ako sa iyo. Look me in the eye. Kinigga, please welcome us. Bibisita kami sa iyo. Abangan! Mula Tondo, Manila hanggang Timog, Quezon City, naglakad ang 10 security guard ng Brent Force Agency para makaabot sa hashtag ipabitag mo ang kanilang sumbong. Kami pa yung mga roving guard ng Brent Force Security Agency sa Bitas. Lahat po ng benepisyo, hindi po namin natatanggap. Hanggang ngayon po, 2 buwan, hindi pa rin po namin natatanggap. Ang mga pamilya po namin ay hindi na po nakakain dahil po sa sobrang delay ng sahod. Kaya po, dumidiskarte na lang po kami sa mga basura na bumabaksak dun sa amin para lang po makaraos po sa pang-araw-araw. Makailang beses na raw nakiusap ang mga nagre-reklamong security guard na ibigay na ang kanilang sahod. Subalit nagmalaki pa raw ang ahensya at tinakot ang mga secure. Sana po, maibigay nyo na po ang aming sahod sa 2 buwan na delay. Napapagod na po kami, napabalik-balik po. Sir, mentul po, hindi lang po isang beses na may nagreklamo sa kanya. Maraming beses na po, sir. Ang katwira niya, sir, hindi siya natatakot kahit sino pa raw lapitan namin, sir. Lalo-lalo na po kahit daw kay Tulpo, sir. Di na po siya natakot kasi may pera daw po siya. Eh kami, ano po laban namin, nilala po kami pera. Ang sumbong, iimbestigahan at aksyonan sa hashtag ipabitag mo. Sa studio natin ngayon, mga security guard na nagrereklamo. Of course, kilala nyo na. Sa inyo, magandang umaga. Magandang umaga po, Sir Ben. Saan kayo nakatira ngayon? Sa Tondo po. Saan yung agency nyo? Sa Quezon City po, sir. Saan sa Quezon City? Gigo Silang po. Project 4 po. Oh, Project 4. Anong binabantayan nyo? Basura po, sir. Loading station po. Loading station? Yes, sir. Kaninong kumpanya itong basura?
Sa Pileco po yan. Pileco. Ang reklamo ninyo, dalawang buwan na kayo hindi sinesweldo, ha? Yes, sir. Yes, sir. Nakatira lang kayo sa isang quarter. Opo. Sama-sama kayo. Paano kayo nakakaraos sa inyong pang-araw-araw na pangangailangan? Yun, sir. Yung kinakain namin po, kasi yung isa naming ano po, may bahay sila po sa Tondo. Okay. Hindi po sila nangungupahan. Ngayon po silang tumutulong sa amin po. Pag meron sila, binibigyan po kami. Pero pag wala po, wala rin kaming kain po. Kailan pa kayo hindi nagkakapagsweldo rito sa agency? Narareklamo niyo? Noong November pa kami hindi nakasweldo po. November po. Ano daw ang dahilan? Bakit hindi kayo mapasweldohan? Yun nga po, sir. Kasi matagal na rin siyang ginagawa niyan po sa amin po. Okay. Sinong kausap ninyo sa security agency? Hindi na kami pumunta sa kanila, sir, kasi pag pupunta po kami sa kanila, sir, murang inaabot po namin, sir. Sino nagmumura sa inyo? Yung may-ari po. Anong pangalan ng may-ari? Si Danilo Santiso po. Danilo Santiso. Opo, sir. Mm-hmm. Pupunta ka ng umaga doon, sir, abutin ka pa ng hapon po. Ayun pong nakikita nyo ngayon sa picture. Di raw po siya natatalo o natatakot sa bitag o kahit sinong tulfo, magsama-sama, paguntog-untogin ang mga ulo namin. Kakatakot ka talaga. Tinawagan ng Bitag Investigator, may-ari ng Brent Force Security Agency, si Danilo Santiso, para magbigay ng pahayag, tumanggi po, magpa-interview. Nasabing, nasa dole na raw, magharap ang mga magrareklamo. Ito rin ba sinabi sa inyo? Yes, sir. Yan ba ang sinabi sa amin po. Mm-hmm. Kasi malakas daw po sila malakas sa dole po. Malakas daw po sila sa dole, sir. May kapit sa dole? Yes, sir. Mm-hmm. Dalawang buwan hindi pinasahod. Walang hulog sa mga benepisyo. Asiin ko ng Enero, noong taong nakaraan, tumakas ang ilan sa kanilang kasamahan sa agency dahil sa gutom. Ang bayad po ay 480 pesos kada araw, 12 hours magtatrabaho, below minimum. Kakatakot to, mukhang hindi ko kata kaya to, the first time, mabagang buntot ko rito. Walang tulfo-tulfo, paguntog-untogin ang mga ulo namin pare-pareho. Kakatakot nga talaga eh. So sa linya ng telepono, kakausapin natin yung Public Employment Service Office or PESO, si Rogelio Reyes. Magandang umaga po sa inyo, Sir Rogelio Reyes. Magandang umaga po, Sir. Oh, Sir, kami po ilalapit lamang sa inyo, Sir, ano? Sa Public Employment Service Office. Eh, may mga lumapit po sa atin ng mga gwardiya. Sampu po sila. Eh, dalawang buwan na raw po sila hindi binabay sinasahuran. At ito raw po ay walang mga benepisyo. Pinabot lang ho namin, below minimum ang sahod, 12 hours po ang trabaho nila. Ang kailang binabantayan ay basurahan ba? Opo, sir. Okay. Anong pangalan ng basurahan? Pileco. Pileco. Mm-hmm. Sir, ano po magagawa natin dito sa nakakatakot na sabi po ay paguntog-untogin daw mga ulo namin magkakapatid, tulfo. So kaya takot po ako, kaya lalapit po muna ako sa inyo, sir. Ano po magagawa natin? Una, kayo po muna dahil nasa Quezon City po yung kailang pinagtatrabahuan. Eh, gusto kong paabot muna sa lokal na pamahalan, sir. Opo, sa part po ng Public Employment Service Office, lahat po ng issue po ng workers po, pwede po namin i-facilitate. Mm-hmm. Titignan po namin po yung aming legal team po dito para matulungan din sila para din sa kanilang issue po tungkol po sa possible labor labor cases po sa kanila. Sa part naman po ng aming programa, kailangan lang po namin silang makausap, mga concern po mga natin, mga gwardiya, para mabigyan po namin ng karampatang programa para sa kanila. Okay. Meron po kami rito yung mga displacement assistance po, sir. Displacement? Meron kami displacement, yung alagang QC. Alagang QC. Po, alagang QC program. Mm-hmm. Ito po yung habang biktima po ng mga displacement o may mga issues, habang naghahanap sila ng kanilang trabaho. Wala po sila sa amin makukuha. Okay. Na through electronic payment po na 500 per week for 8 weeks po. Okay. Isang intervention po siya. Okay. At hinahanapan din po natin sila ng mga programa po na through DOLE. Mm-hmm. Kami po dito sa Quezon City po, malusog yung aming relation sa aming field officer po ng DOLE at field office po si Sir Martin Vihinto po. Pwede po natin silang ma-assist kung ano pa po yung mga programa po habang inaayos nila yung case po nila dyan. Makatransition po sila, sir. Alright. Una sa lahat, sir, kami po ay nagpapasalamat po sa inyo sa dahilan ako, na may programa pala ang Quezon City, ang lokal na pamahalaan, doon po sa mga nagbibigay ng ayuda or assistance, alagang Quezon City Displacement Program. Pero sir, parang ang dating po sa inyo, displacement, tutulong, legal assistance, ang lokal na pamahalaan, kasi sir, yung agency po sa Quezon City, sila'y taga-Tondo, ako'y nililinaw ko lang, sir. Sabay, mabibigyan ng ayuda na sa dahilan, hindi naman po sila residente po ng Quezon City. Paano po yan, sir? Opo. So,
part naman po ng Quezon City po, yung atin pong assistance po, pag-workers, ina-assist po talaga natin sila hanggang doon po sa kaya po ng program. Okay. Kung hindi po sila mag-qualify sa kanilang residency, hinahanap po namin sila ng iba pong services natin. Alright. Yung alagang QC po para sa state workers po natin, yun nga lang po, taga-QC po siya. Okay. Pero pwede po namin gawa ng intake po yan, hahanapan po namin ano po yung corresponding po. Okay. Kasi usapin po ng worker yan at taga-QC City po yung employer, yes. I-work out po natin kung paano po sir. O siguro sir, ganito na lang, ano, naintindihan ko, sakaling hindi po sila residente ng QC sa Maynila dahil ang kanilang employer sa Quezon City, eh dito po kumukuha ng lisensya sa ating business permit and licensing office. Yes, sir. Tama sir, hindi ho ba? Apo, tama sir. Dito po natin medyo mamasahiin ng konti kasi takot na takot po ako sir eh kasi baka first time, ngayon lang po ako nakarinig, nakaramdam ng takot sa kay Danilo Santiso, as Danilo Pustiso, as tayo masanti. Ano to? Santiso? Santiso. Akala ko sa Danilo Pustiso. Okay. Ngayon, takot po ako, sir. Ang ganda-ganda ng brace niya, sir. Eh. Kaya akala ko Pustiso. Totoo ito, ipin to. Totoo ito, may brace, hindi ba? Kasi kumisa may Pustiso na halagyan ng brace. Opo, sir. Tayo lang nakakaalam. Maingay. Okay, sir. So, dahil tutulungan po natin sila, sir. Siguro, sir, ako'y kakatok sa inyong tanggapan sa tulong po ng aming investigator. Pupunta po sa inyong business permit and licensing office para mabisita po siguro yung tanggapan una, sir. Kung ako po'y mawalang galang lang, magsasuggest. At pagkatapos, sir, pagdating po roon, bibisitahin, kakausapin, kasi ang kailang business permit nasa Quezon City. Tama po, sir? Apo, apo. At dahil nasa Quezon City po, hindi ba dapat good standing po? Wala pong nagrareklamo mga empleyado, eh may nagrareklamo po. Yan po, the first agency, bibisitahin, sasamahan po namin sila, at makamayan ko man ng medyo mainit na pagkamay dito kay Pustiso, Santiso, okay, para naman makilala dahil takot po ako sir eh. Pag-uumpag-umpagin daw ulo namin mga tulfo. Ay siguro sir, ako'y mauna po kayo sa likod niyo ako, ano? Pakikumusta niyo lang po ako kay Mayor Joy Belmonte, sir. Makakarating, Sir Ben. Maraming salamat po, sir. Okay. Kita mo, takot ako eh. Alam mo, Danilo Pustiso, Santiso, magpupustiso ka pag nakaharap kita. Di ako nagbibiro. Yung brace mo na yan, tanggalin mo kasi matutuluyan ka. Baka mawala yung mga ipin mo na yan. Sayang yung good smile mo na yan. baka iiyak ka. Baka maihi kasi yung lawlaw at butas-butas na mapapanghing karsunsilyo. Ganyan ako pag natakot. Kita nyo? Kaya huwag nyo ang takutin. Kasi pag natakot ako, iba eh. Nanginginig ako. At nasasabi ko, tayo lang nakakaalam. Do not watch, cover your eyes, and listen. Okay ba sa'yo? Yung, gusto ko tumatawa kayo. Isang bagay lang po, ano? Mga security agency, magpasahod kayo ng tama. Kasi pag nakaabot yan sa sosya, iimbestigahan kayo sa labor. Meron tayong patakaran, yung minimum wage, kapag hindi nyo sinunod. Mawawala na kayo ng lisensya sa City Hall, mawawalan pa kayo ng lisensya sa sosya. Yung agency ninyong security agency na dapat binigyan kayo para makakuha ng gwardiya, mahihirapan kayo. Sa linya ng telepono, ito naman, si Major Randy Villarde. Magandang umaga po sa inyo, Major Sir. Magandang umaga po, Sir, at sa lahat po na nakikinig ng programa nyo. Salamat, Sir, sa pagtanggap ng aming tawag, Sir. Tayo po'y live sa IBC 13, sa aming YouTube channel po namin, sa Bitag Official. Sa mga Facebook pages po ng una, sa IBC 13, live po tayo. At doon po sa mga pages po. Luzon, Visayas, Mindanao, nationwide, worldwide, napapanood po tayo, sir. Ano pong magagawa ng sosya kapag ang isang agency hindi po nagbayad ng tamang pasahod below minimum? Alam naman po, sir, minimum wage is minimum wage. Batas po yan, sir. Tama? Opo, sir. Yes po. Ano pong magagawa ninyo rito, sir, sa Brentforce Security Agency, sir? Bali po, sir, pag pumunta po dito, sir, yung mga guards natin, sir, at mag-file na po sir ng formal complaint.
Okay. Ipapatawag din po natin sir, yung security agency sir, para maliwanagan po tayo sir kung ano po yung reklamo po sir ng ating kwarta. Sakaling napatunayan niyo sir, patapos ipatawag, sakaling sir, nagmatigas po siya, hindi siya sasabihin, walang Major Villarde. Kaya pakialam ko dyan. Sir, paano pag natigas? Kung gusto mo, isang pa sa labor na lang. Sir, anong gagawin nyo? Siyempre, sir, under po sila ng SOSHA. Uh-huh. Kami po, sir, yung regulatory office ng KNP, sir, na nagsusupervise sa kanila. Okay. Maaari po namin, sir, kansilahin o i-revoke yung license na inisyo namin sa kanila kung hindi po sila susunod sa mga patakaran po ng SOSHA. Ay, sir, matindi pong binitawan ninyo. Ano pong inyo magagawa, sir, pag matigas ang ulo? Bibisitahin nyo, ipapatawag nyo? O gusto nyo, sir, samahan ko po kayo, puntahan natin sa agency nila. Magpo-proceed po, sir, yung investigation natin, sir, base po sa mga ebidensya na na-present po ng complainant natin. Kaya, sir, ako po ay buong taos po siya nagpapasalamat sa pagtanggap po ng inyong tao. Natawag po namin, ano? Alam po namin, katuwang po namin ang SOSHA sa mga security guard ng nagre-reklamo. Yung regulatory body po kayo sa mga security agency. Alam ko po, mag-iimbestiga rin kayo. Bagamat ito ay nasa labor, iba naman yung sa labor, iba naman po yung lisensya, iba po yung lokal na pamahalan. May lisensya sila sa, ano, sa Quezon City. At iba po yung sa inyo, lisensya sa security agency. At sa labor naman, eh, may batas po tayo, sir. Ang daming nilabag. Eh, sir, hindi natatakot to. So, kayo po pa, sir, natatakot. Dito sa sinasabi na wala po siyang kinakatakutan kahit saan daw aabot, sir, yung reklamo. Ay, hindi po tayo naniniwala sa ganun, sir. Kasi, sabi ko sa inyo, eh. Oh, hindi, ano lang naman yun, sir, sa binitawan yung salita, sir. Papatawag naman po natin, sir, at ikukumpirmahin po sa agency, sir, kung sinabi pa talaga nila yung ganun. Okay. Sir, ngayon pa lang po, sir, ako po'y taos puso, nagpapasalamat sa ginawa niyo po, sir, ano? Sir, sa karagdagan lang po, sir, pwede po namin, sir, na maaanyayaan po, sir, yung complainant po natin. Yes, sir, sasamahan po namin, sir. Maraming salamat po sa inyo, sir. Maraming salamat po, sir. O, mabuhay po kayo, sir, ha? Okay, sir, thank you po. Yes. Okay ba sa inyo? Okay, sir. Oh, please, ma'am. Takot pa rin ha. Ininervyos ako. Grabe oh. Okay. Umpisahan natin. Official na to. Tututukan natin. Danilo. Santiso. Bumili ka na ng diaper. Bumili ka ng diaper sa sobrang takot ko. Pag nakita mo ako, ang sosya, pagpapatawag sa'yo, lahat ng negosyo mo, kung nagmamay-ari ka, sa ilalim ka ng lokal na pamahalaan, nasyonal na pamahalaan, yung batas ng lokal, lisensya, batas nasyonal, doon sa labor, paglabag mo, at yung lisensya mo sa security agency. Mm-hmm. Damihan mo, doblehin mo ang pagsuot ng diaper mo. Baka kasi mangamoy ka. Siguraduhin mo, hindi ka tagusan, baka maihi ka. Pag nakita mo ako, di ako nagbibiro. Takot ako sa'yo, look me in the eye. Kinigga. Habang tinitingnan kita ang camera singkit na ako'y magsasabi sa'yo, please welcome us. Mm-hmm. Kakatok kami ng maganda sa'yo, pero takot ako. Please lang, huwag mo na kaming takutin. Pero bibisita kami sa'yo. Would you like me to bring coffee at sandwiches? Siguraduhin mo, pero may kapalit yan. Mag-diaper ka muna. Okay ba sa inyo? Abangan! Ito po ang nag-iisang pambansang sumbungan. Hindi pa tayo tapos. May sisilaw ako eh. Hashtag! Ipabitag mo. Kung gusto niyo malaman kung anong naging update, nagbayad po sila. Hindi na po nangyari yung mga Cheche Boreche. Naghamon. Pinatulan. Nilaro-laro. Hinambalos. Eh, hindi niya na ipinaabot doon. Eh, good boy naman pala. Kaya naman pala magbayad. Mario Joseph naman. Eh, pinahirapan mo pa ako. Tuloy, ginawa kitang palabas na lang. Diba? So, sa mga taong kumakatok po kami sa inyo, please, seriously, take the call. Na hindi po namin trabaho mag-insulto or pahiyain kayo. Siguro nung araw, ganun ginagawa ko. Pero, promise, bumait na po ako. Kasi may bagong teacher ako. Ang pangalan niya si James. At saka yung coach ko si Raul Lo. Okay? So, mababait po sila. At natutuwa ako dahil medyo mga kuya ko po sila eh.
So dahil dyan, kami po ay pag tumatawag po sa inyo, seryosohin niyo po yung mga tawag kasi pinagkakaloob na. Pero kung ayaw niyo po talaga, sabihin niyo lang na hindi kayo sasagot, okay na po sa amin. Simple lang po, dahil lang nag-iisang pambansang sumbungan, gaano man ang akusasyon laban sa inyo, mahalagang yung panig ninyo marinig pa rin. Pero kung kayo mga opisyalis ng gobyerno, tulad ng barangay kanina, may batas na dyan eh. Dapat pa ba kami makiusap sa inyo? O pagduduldulan namin, diktik namin sa kokote kung anong nakasaad sa batas, kapag kayo public office, you know, public servant, you need to have public trust. At hindi po pwede magkakaroon kayo ng mga iba pang mga racket dyan. Bawal yan. So, lahat po ng mga tao nakaranas po ng pang-aabuso na nakikita niyo po, malimit mangyari, alam niyo na po, ipabitag mo. Lahat po nakaranas ng mga taong pinagsamantalahan, pananamantala, ninuman sa inyo, dahil maliit lang kayo na tao, wala kayo matakbuhan, ipabitag mo. Lahat po ng mga taong niloloko kayo at manloloko talaga, abay, ipabitag mo. Yung mga may tungkulin, hinalal, o di naman kaya, niluklok sa pwesto, gamit ang pondo ng gobyerno mula sa kaban ng bayan, sa buwis ng taong bayan, abay, abusado, nagpapabaya, ipabitag mo. Dahil ligit sa sumbungan, marunong po kami mag-imbestiga. Ano mga reklamo? Ano mga sumbong? Pinakikinggan po namin, inuunawa namin, iniintindi namin. Marunong din po kami maawa, tumayo, ipaglaban o magpaliwanag. Action, solusyon. Ang nag-iisang pambansang sumbungan, may tatak. Pagdating sa tulong at serbisyo. Ako si Ben, the guy who's always wearing sunglasses even at night. Si Ben, nakasalamin. Ito po yung programang Hashtag Ipabitag Mo. Hashtag Ipabitag Mo in partnership with DCMI, Divergent Concepts Marketing Incorporated, the exclusive countrywide and worldwide distributor of King's Premium 825ml, Walang Pait, San Miguel Corporation, Dyna Drug Corporation, the official outlet stores of King's Premium 825ml, Orich International Traders Corporation, Tinapayan Festival, Laos Group of Companies, Cebuana Luminaire.